ba? Ano sabi? First secret. Do not sell your time. Second. Sell products instead. Tama? Pangatlo, use a business system. And ano sabi ni John D. Rockefeller? Ano? Earn from other people's sale. Yung pala yung sikreto ng mayaman. May binibenta sila, hindi yung oras nila. Tapos yung binibenta nila, meron silang sistema. Pakisabi nga po, sistema. Sistema! Okay, yung sistema niya, using other people's time in sales. Kasi yung other people's time will create the money machine. Malinaw? Yes. Kung ikaw magse-sell alone, you will never be rich. But if you use a system and other people's time and system, you know, ikaw ay yayaman. Almost sure po yun, sabi dito. That is the secret of the rich. Okay? So, secret of the rich, kailangan lang, ulit, sige, system na lang. Okay? Sistema to use other people's time. Palakpakan naman natin. Siguro, ang tanong nyo, paano ko gagawin yun? Use other people's time. Use a business system. Makikreate ba ako ng system? Hindi po. Tonight, we will introduce to you a proven system. Gumagalaw na. Kailangan mo, plug in na lang sa sistema. Para hindi ka na mag-iisip. Tama? May pangalan na. Actually, sikat na. Sante Barley. Pinapalakpakan na. Alamin mo na lang, ano yung sistema ng Sante Barley, plug in ka na lang, then aandar na. Are you with me? Yes. Now, to introduce to you details about our very beloved company, we have invited a very special person. Bakit bakante to? Okay, pakipuno nga man, yung mga susunod na darating, tulak niyo dito. Okay, we have invited a very special person to present to you details about the company. Kilalang-kilala nyo siya. Nasa showtime, mga kaibigan. Palakpakan po natin. Kuya Kim! Atensya! Hindi ka pala dito pala. Palakpakan nyo daw para mag-play. Yan. Kuya ba? Doctor said to me na meron po akong endometriosis. 5 days po ako na bedridden. Nararamdaman ko sa masakit ng dito. May tatlong bypass operation na both ovaries ko ba yung A-Sys? Babies ko na lang. Kasi ito na lang. Ubus na lang. Tinatayari sa ko 45 days yun. Sa akin, ito. Sa harap na lang po. Pag nasaksak yan sa loob. Statistics ng kalusugan ngayon. Alam niyo ba? Sa bawat 6 na segundo, isang namamatay mula sa stroke. Isa sa kada 4 ay nagkaka-cancer. Isa sa bawat 3 ay magkaka-heart disease. Isa sa bawat 2 ay magkakaroon ng diabetes. At 8 sa bawat 10 ang mamamatay mula sa mga tinatawag na lifestyle diseases na nabanggit. Importanting maintindihan ang primary causes ng mga health problems para malaman kung paano maiwasan ang mga ito. Ito ay air pollution, nasanhi ng respiratory problems, prescription drugs at ang kanilang mga side effects, polluted water, fatty foods na nakakabara ng pagdaloy ng dugo, stress na nagpapahina ng immune system, at smoking at alcohol na nasanhi ng cancer. Pero may solusyon. Hindi isang aksidente na napapanood niyo ito ngayon. Excited kami ibahagi sa inyo kung paano maibalik ang control pagdating sa inyong kalusugan nang maging mas malakas ang katawan, maging healthy at masingla. Ang ating katawan ay mayroong kakayahan na labanan ng mga sakit. Self-healing na kung tawagin. Kailangan lang natin magkaroon ng healthy lifestyle at natural na pamamaraan upang palakasin ito. Kung kaya naman, mapapansin natin na bumabalik na rin ang mga tao sa mga natural na pamamaraan. Patuloy na napapatunayan ang kakayahan itong gawing healthy ang ating pangangatawan. Natural products for natural healing. Pero bakit nga ba mas okay ang mga produktong natural? Napakarami pong kaakibat na harmful side effects sa conventional medicine. Katulad na lamang ng ibang antibiotics. Magagamot ka nito ang iyong impeksyon, pero maaaring din naman itong magdulot ng pagkabingi, mawala ng paningin, higit sa lahat maapektuhan ang iyong internal organs katulad ng liver at kidneys. Naisip mo na ba ang katanungan, what will my next 10 years look like? Baliksi pa kaya ako? Kaya ko pa kayang gawin ang mga nagagawa ko ngayon? O baka naman sakitin at mahina na, mukhang haggard o pagod na sa buhay? Alam niyo bang may isang halaman na ginagamit pa mula pa noong panahon ng Biblia na sinasabi nagsusupply ng complete nutrition from birth to old age at isa sa most nutritious of all plant foods na makakatulong mag-maintain ng strength, stamina, and energy hanggang sa pagtanda? Alam
niyo bang Santay Barley lang ang kaisa-isang kumpanya na certified organic barley grass from New Zealand? Ito ay certified by BioGrow, na isa sa leading certification agency sa New Zealand. Dahil dito, walang iba pang kumpanya sa Pilipinas na may organic certification na katulad ng hawak ng Santay Barley. Kaya napakahalagang kilatisin ng maigi ang iba pang produkto nagsasabing certified organic o kaya ay from New Zealand. Iba pa rin ang tunay na certified. Ito yung mahalagang assurance ng kalidad ng produktong iniinom mo. Sure na sure ka sa quality ng organic barley grass mula sa New Zealand ng Santay Barley. Bakit mahalaga na manggaling ito sa New Zealand? Ito'y dahil sa napakaganda ang napakalinis na hangin, tubig at ekosistem na matatagpuan sa bayang ito. Na kasi sigurong purong-puro at siksik sa nutrients sa barley. At dahil organic at walang bahid ng pesticides o synthetic fertilizers to, sensitibo sa weather conditions ang pag-harvest ng barley. Pinakamaganda at masustansya ang mga sariwang dahon pag ito'y nasa 30 cm na ang haba. At ang tips lamang nito ang kinukuha kung kailan spring at autumn ang kasalukuyang tima. Ito rin ang magbibigay ng natural na natural na lasa at kulay sa organic barley grass. Dahil tunay ang passion namin sa mission to help people live better lives, narito ang ilan sa mga buhay na nabago ng Santay Barley. God is really great na binigay niya sa amin si Santay Barley at nagbago po lahat ang buhay namin from 2 to 3 months po na paggamit ko. Regular na po, hindi na po siya sumasakit, nakakapag-drive na po ako kahit meron akong menstruation. Nakita ng OB na yung both companies ko okay na. Sinabihan kasi ako ng OB mo na mahihirap ko lang kasi si irregular. Tapos ngayon, barely lang trabaho kasi almost 10 years. Gift na rin siya ni God. So, dahil na rin siya sa work. Kaya, yun, very happy sa no, parang mabigat yung move din dito. No? First month na pag-detect ko niyan, may pagbabago. Lumawag yung dibdib ko, hindi na masyado sumasakit. Sa ngayon, lumakain mo ako ng barley. After 2 weeks, nagkaroon ako ng improvement sa sarili ko. Kaya ngayon, iba ang pakiramdam ko, hindi kaya dati. Na nung araw, ako laging lulugulog, gulay na gulay na ako. Ngayon, nasigla ako. Yung barley kasi talaga, lumakang siya sa high pero hindi kasi siya ganun kabilis maaagapan mo, hindi sila maniniwala. Super we have to be doon sa product. Kasi totoo talaga siya, ang bilis ng progress ko. Santay Barley is a tool na makakatulong sa atin. Nagagawa ko po yung regular na gawain sa bahay at the same time na meron po akong time sa family ko. Thank you, Santay Barley. 2001 was our first attempt to run a network marketing business. Isa lang ang malinaw sa amin. Ito ay ang aming misyon. Tumulong sa kapwa. To help people live better lives. Isang taon mula nang nabuo ang kumpanya, na-introduce sa amin ang isang produktong inendorso ng US Food and Drug Administration. Ito ay ang barley. Aming sinaliksik at pinag-aralan ang barley grass at kami ay nagkasundo na ito ang magiging sentro ng mga produktong aming susunod dahil sa dami ng benepisyo nito sa ating kalusugan. It was 2011 when we experienced our first breakthrough. Dito nagsimula tumaas ang demand sa Santay Barley products. Maraming dumabas na pagpapatunay ng kagalingan ng Santay Barley organic grass na mula pa sa New Zealand. Santay Barley tripled the number of its branches within 1 year. Di nagtagal, nagkaroon ng kabi-kabilang demand na magbukas ng branches sa international market. True to why we started, patuloy pa rin ang Santay Barley sa isang misyon. To help people live better lives. Dito nagmumula ang aming passion. Tunay nga naman, the grass is greener with Santay Barley. Ang madalas nating marinig ay ang goal is to live life to the fullest. To live your dreams and enjoy them. Paano nga ba mararating to? Bakit yung sinasabing lahat lang ito? I want to help you achieve your short-term, mid-term, and long-term goals financially. At the same time, gusto ko rin tulungan kayong ma-enjoy ang lahat lang ito with an excellent quality of life, dala ng good health. Kung may paraan para maisaayos mga problema mo sa kalusugan at kakulangan sa finances na magkasabay, would you consider it? Are you willing to work on achieving your dreams? Yung better life na kung tawagin. Halika at explore natin to.
do you see yourself in 5 years? Madaling sagutin. Pero kung susuriin, ilan ba talaga sa atin ang narating ang 5-year goals natin? Yung short term. Halimbawa, 1-year plan na lang, madali bang maabot? Am I living my dreams or just living my life? Yung planong bumiyahe sa ibang bansa kada taon, na-achieve ba? Kung hindi, bakit? Yung balak na bumili ng sariling sasakyan ng house and lot, kakayanin ba? Hindi? Anong dahilan? Alam niyo bang lima sa top 40 richest Filipinos ay may ranks richest story? Interesado ba kayong malaman ang sikreto ng kabilang pagyaman? Kung susuriin, mayroong common na kakulangan. Ayon sa Secrets of the Rich, ito ay sa mga sumusunod na dahilan. Average people sell their time. Rich people don't sell their time in exchange for money. Average people don't sell anything. Rich people sell products such as goods and services. Average people sell alone. Rich people have a group or an organization. Napakasimple, hindi ba? There is a better choice, a better way. At yan ay matatagpuan sa Sante Barley. Alam niyo ba ang Sante Barley ay up-to-date with the latest technology katulad ng pag-develop ng mobile app? Ito'y dahil sa kamustuhan namin maging convenient ang business ninyo. Napaka-efficient ang Sante Barley system dahil powered ito ng The Big League. Dahil sa Big League system, ma-access mo ang iyong data sa website at apps using your smartphones. Regularly updated ka rin via text. May distributor back office kung saan makikita mo ang panglaki ng iyong organization at may personal website ka to establish your credibility sa customers at downlines mo. Dito sa mga sites na to, maaari mong ma-access at ma-monitor ang iyong payout disbursements. Talaga namang business right at your fingertips, ika nga. To find out more about the company, its products, compensation package, and system, mag-attend ng Sante Barley Party. Isa itong masaya, relaxed, at very informative na pagtitipon para mas makilala pa ang Sante Barley. Experience the products for yourself. Kilalanin ng mabuti ang kumpanya sinasalihan mo. Magtanong sa nag-imbita sa'yo kung kailan ang susunod na Sante Barley Party. Mingle, learn, malay mo. Ikaw na sa susunod na mag-host ng sarili mong Sante Barley Party. Ang Sante Barley ay naglalayong palaganap ang mabuting kalusugan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan. Pero ito maganda. Layunin din ng Sante Barley ang matulungang palusugin ang ating bulsa. Kaya dito sa Sante Barley, hinihikayat namin kayong usuriin ang sumusunod. Una, ang kumpanya at kung gaano ito ka-stable. Pangalawa, ang mga produkto at ang quality nito. Pangatlo, ang compensation package at kung paano ito makakatulong sa mga short-term at long-term goals mo. At pang-apat, ang system na siyang tutulong sa magpapalago ng business mo. Ang apat na ito ay tinatawag na four-legged horse. Mahalagang matibay ang bawat isa sa apat na ito. At ang lahat ng ito ay matatagpuan sa Sante Barley. Balikan natin ang unang tanong. Ano ba ang gusto mong makuha in 1 year? Makapag-travel? Bumili ng bagong gadget? Gamit pang bahay? May sasakyan o sariling house and lot ka na ba in 3 to 5 years? Na-secure na ba ang edukasyon ng mga anak mo o retirement mo? Di ba't mas madali lang sagutin ngayon? Mas may plano at mas achievable. So ano bang hinihintay nyo? Simulan palakasin ang iyong kalusugan at pakapalit ang iyong mga bulsa. Kaakibat nyo sa magandang kalusugan at pagnenegosyo. This is Kuya Kim and I'm on grass. Palakpakan po natin si Kuya Kim. Thank you very much, Kuya Kim Atensa, for slightly introducing to us some things about our company. But to explain it thoroughly, we have a speaker for tonight. Mga kapatid, excited na ba kayo? Yes! Ay, parang hindi naman video lang yung nagpapaliwanag sa inyo. Gusto nyo ba tao naman? Yes! Oo naman. At kung tao ipapaliwanag ko ay isang international networker. Wow. Only thing go. Yes! International! Ibig sabihin ng international, hindi local. International networker actually started network marketing and discovered this wonderful opportunity in Japan. Okay? Siya po ay isang triathlete, very active. Okay? And when he returned to his motherland, the Philippines, tinawag po siya ng tawag ng network marketing kasi nasa puso na. Ikaw ba naman, napayaman ka ng network marketing? Kakalimutan mo ba? Di ba hindi? So ngayon nandito siya sa Pilipinas. We are happy to have him in Sante Barley. Palakpakan niyo po yan. At bago mo po tawagin ang pangalan ng ating speaker for tonight, panoorin po natin ang kanyang video. Hindi sex video po yan. Introduction. Hello?
Sir Ian. Palakpakan naman natin si Sir Ian. Okay. Good evening! Good evening! Pakilala mo na ako, no? Okay, my name is Chris Paul John Herbert Hensel Sabile III. Aba? Mahaba, ma'am? Huwag kang magtaka, ma'am, bakit mahaba? Kasi may lahi po akong Italiano. Yun! Bakit? Nanay ko Ita, tatay ko Ilocano. Wow. Maganda ba lahi? Yes! Okay, ibang klase Italiano, di ba? Of course, naka-live streaming tayo ngayon. Ano? I would like to greet our international business partner. Of course, sa mga taga Dubai, good evening! Sa mga local, Abu Dhabi, Beke, DBB, Sabinius, Mabibili. Ayan. Kailangan mamumukhang mag-Arabiano. Di ba? Yan, of course, sa lahat ng mga distributors and members na narito ngayon, good evening! At palakpakan naman natin yung mga bagong invite natin. Yan. Sino yung mga bagong members? Mga bagong invites? Yan, dami. Oh, si ma'am. Okay. Pag-usapan natin dito, negosyo. Okay? Dahil negosyo, okay lang ba? Pag-usapan natin pera. Yes! Pera, okay? I'm very lucky I discovered this business 20 years ago. Tagal na, no? Iniisip ni ma'am, matanda ni speaker. Ma'am, na-discover ko to 7 years old ako. Ilan taon na ako ngayon? Parang masama ang computation ko. Parang ayaw mo pumayag na 27 ako. Tama? I'm very lucky because dito ko masasabi ang buhay ko from rags to riches. Okay? Ito ang nagpabago ng buhay ko. Kaya talagang nasa puso ko ang tinatawag na networking business. Ang maganda sa negosyo na to, hindi mo kailangang matalino ka. Hindi mo kailangan na may pinag-aralan ka. Ang kailangan mo lang dito, marunong kang magising. Tama? Huwag mo sabihin, kasi nauna na sila. Kasi magaling siya magsalita. Kasi nauna na sila, kaya mahihirapan na ako. No! Nung nagsimula ako rito, kagaya nyo rin ako. Nakaupo dyan, nakikinig, pang-engot. Yung parang, ha? Totoo ba yun? Di ba? Ha? Baka hindi naman. Di ba? Nakaka-relate? Yes! Tama, di ba? Pero pag-uusapan natin dito kung paano ka umaman. Gusto mo umaman? Yes! Sino gustong umaman? Taas ang kamay! Kaibigan, pag sinabi kong tumaas ka ng kamay, ito dumo. Kasi bakit? Pagkalahati, kalahating milyon lang yan. Maliwanag ba? Yes! Pag sinabi kong, sino gusto ng bagong sasakyan? Tinaas na, tinudo. Bakit? Natakot sa second hand. Kasi pagkalahati, second hand, tama? Okay, dahil pera ang pag-uusapan natin, okay lang ba? Milyon na ang pag-uusapan natin? Yes! Ano ang gusto mo? Barya o papel? Papel! Kung papel ang pag-uusapan natin, kaibigan, huwag kang magtaka dahil mamaya milyon ang pag-uusapan natin. Maliwanag ba? Yes! Okay, gusto niyo ba magkwento muna ako? Yes! Yes! Sino gusto magkwento ako? Yes! Yes! Oh! Parang iba ayaw ah. Okay lang magkwento muna ako? Yes! Magkukwento ko. Sino si Chris? Hello. Sino si Christy? Ha? Sino si Christy? Teka muna, magkukwento ko dito. Sino si Christy? Sino si Christy? Christy. Ako sinasabi ko na nga ba? Ano ka ba? Sino nga si Christy? Ah, yung aso ng kapitbahay natin. Aso? Aso? Oh, yung aso. Oh, yung aso, yan yun. Pangalan ng kapitbahay natin, Christy yung aso. Kanina pa tumatawag. Sagutin mo yung aso. Sasagutin ko pa eh. Palakpakan mo naman si ma'am. Okay. Masarap ba bago nagkukwentuhan tayo? Nakatawa? Yes! Masarap ba? Masarap ba yung speaker dito nagpapatawa? Yes! Okay, so ibig sabihin hanggang alas 12 tayo, okay lang? Yes!
Para sinabi ng naku! Pambela, kailangan ko pa umuwi! May teleserye pa akong panunoorin! Kaibigan, ilang panahon ka nang umuwi? Yumaman ka na ba sa pag-uwi mo? Eh, hindi naman pala magsagmamadali ka umuwi! Okay lang, galas 12 tayo! Sino gusto ang galas 12? Taas ang kamay! Hanggang alas 12 tayo, ha, kaibigan. Ang pagyaman mo, ang pag-uusapan natin dito, ba't nagmamadali kang umuwi? Tama? So, okay lang, alas 12 tayo. Just open your mind in this kind of business. Magkukwento lang ako. Ikukwento ko ang sikreto kung paano kayo umaman. At ikukwento ko ang sikreto ko rito kung paano ko nagawa ng simpleng-simple ang negosyo na to. Okay lang. Makinig ka lang, okay? Just open your mind. At the end of my presentation, pwede mo akong tanungin. Maliwanag! Yes! Ang alas 12 tayo! Yes! Okay, hindi ko na parang tagalin. Our company started in 2007. And of course, our CEO, Mr. Joey Marcelo, and his management team, they were all a former networker. And of course, they were all business person. Maganda ba ang isang kumpanya na pinapasukan o pinag ginagawan mo ng ganitong ginegosyo, alam ang negosyong ginagawa nila. Yes. Maganda! Yes. So, ganun lang siya kasimple. When it comes to this barley, pag sinabing barley, darating ang time, tayo yung tinatawag na barley authority. Actually, in the making na yan. Pag sinabing sante, it must be barley. Pag sinabing barley, ano? Sante. Of course, our company located in Ortigas. Nasa Ortigas po tayo. Alam ba ninyo na nasa Ortigas kayo? Yes. Alam naman. Okay. Ito, baka yung ba sinasabi, Ortigas ba to? And of course, we have 70 branches nationwide. Marami na. Yes. You know why I'm very excited with this company? Actually, going to international na tayo. Excited. Kasi ang laki ng edge ko dito. In my 15 years in my previous company, parang I encountered so many international people. So bakit? I just arrived from Singapore last week. Diba? So bigyan ko lang kayo ng isang magandang idea. Next year, okay lang ba magbukas na ang Sante Barley Singapore? Yes! Yeah! So, baka lang yan. Isa pa lang yan sa ginagawa natin. And of course, our New Zealand office and warehouse, nasa Canterbury yan. Maganda ba ang isang produkto mo galing ng New Zealand? Yes! Masarap ba ang isang produkto mo organic galing New Zealand? Yes! So, ibig sabihin, masarap bang magnegosyo kapag maganda ang produkto? Yes! Dalawang klase lang ang negosyo. Either maganda ang produkto or maganda ang servisyo. Dahil maganda ang produkto natin, maganda magnegosyo? Yes! Kapag amazing ang isang produkto, maraming tatangkilig sa product na to, gaganda ang negosyo mo? Yes! Ganun lang kasimple. Kaibigan, ang negosyo na to, walk your talk. Ano ibig sabihin? Yung produkto mo ang nagpapalago ng negosyo mo. Ang produkto mo ang lumalakad para sa sarili mong negosyo. Maganda? Yes! Dito nga eh. Parang ganito lang kasimple ang negosyo na to. Ayoko magbenta. Pero bili naman sila ng bili. Ayoko nga magbenta. Cute kong ito, magbebentahin mo ko. So, wala mo kontra. Kasi ang kumontra dito, hindi yayaman. No, ipapakita ko lang ang sikreto sa inyo kung paano. Of course, ang maganda rito sa company natin, may sarili tayong gym. Ang mga nag-gym dito, mga ordinaryong basketball player lang naman. Like San Miguel, Talk and Text. Maganda ba yung gym? Yes. Kapag gano'n ang mga nag-gym, maganda pa na ikaw din, member ka rito, pwede kang gumamit. Yes. Kaya nga, we have a privilege para gamitin yung gym na to. Samantalahin mo. And of course, meron tayong wellness center. So ganito lang kasimple. Meron din ba tayong tinatawag na medical city rito? Yes. Maraming pasyente riyan? Yes. Iba't iba ang sakit? Yes. Iba't iba rin ang gamot? Yes. May wellness clinic tayo? Yes. Maraming pasyente? Yes. Iba't iba ang sakit? Yes. Pero ano ang nire-resita ng... Sayang manguti. Parang nakausap ko lang kanina umaga ang mga taga Cebu na lingwahe ko na. Kaibigan,
Imagine, ano ang nire-reseta ng doktor natin? Barley! Lahat gumagaling? Yes! Kalakbakan mo naman yan. So imagine, barley lang ang nire-reseta ng doktor natin, pero bakit gumagaling? So ibig sabihin, amazing. And of course, dahil nasa health and wellness business tayo, we have our own cycling team and tri team. Hopefully next year, makasama na ako sa tri team ng Sarge Park. Because I'm a priority, you know? Inaano ko na yan. At ang pinakamaganda pa rito, we have our own properties. Kapag may mga meetings tayo, meron tayong mga tinatawag na team building, hindi na natin kailangan mag-rent na place. Kasi meron tayo sa Batangas. Imagine, Pico del Oro. Of course, meron tayo sa Royal Tagaytay. At ang pinakamaganda pa niyan, the only MLM business in this in the Philippines, we have our own luxury yacht. Palakpakan mo naman yan. Saan ka makakakita na ang karamihan, of course, magagarang sasakyan? Ang tanong, makakasakay ka ba rin, ma'am? Hindi. Dito, ikaw, kayo, kasama ng team mo, pwedeng makagamit ng Sunday Park. Our product from Canterbury, New Zealand. So, ibig sabihin, kapag galing sa New Zealand ang isang produkto, maganda? Yes! Bakit organic ang produkto natin? Simple lang. Dahil galing to sa isang organic farm. Okay? Without any spray of chemicals, kaya pag sinabing Sante Barley from New Zealand, meaning to say, organic and natural. Maraming barley sa buong mundo. Meron sa US, meron sa Australia, meron din sa Japan, meron din actually sa China. Kaya lang sa China, delikado. Baka barley made in plastic. Nakatikim ka na ba ng ma'am ng bigas gawa sa plastic? Hindi pa. So, delikado. Okay. Ano ba ang produkto natin? Of course, we have barley capsule, barley juice, and we have coffee gawa sa barley. Sleeping tea with barley, oat with barley, and fiber energy with barley. Kung mahilig kang mag-gym, meron tayong wee barley. And of course, we have soap gawa sa barley. At meron tayong first in the market, barley toothpaste. Imagine tayo lang ang merong barley toothpaste na walang tinatawag na fluoride. So, ibig sabihin organic. And of course, meron tayong Moments napkin. Walang barley yan, ha? Baka tumubo yan. Maganda, maganda yung barley, yung Moments napkin natin. Ginamit ko nga, walang tagos. Joke. Okay, maganda ba ang produkto? Yes. Ang sabi ko kanina, kapag maganda ang produkto, masarap magnegosyo? Yes! So, ganun lang kasimple. Bakit ako excited dito sa negosyo na to? Kasi mismo yung produkto ang lumalapit para mapalaki ang negosyo ko. Masarap ba yun? Yes. Okay. Product testimonials. Of course, Kuya Kim kanina, nag-intro sa atin. So siya, palampakan naman natin si Kuya Kim. Kung gaano maganda ang company na to, ang nagpapaliwanag para sa product mo, si Kuya Kim. Tama? Yes. April Boy Rihino, isa sa mga gumaling dito, stage 4. And of course, Maritoni Fernandez. Isa lang sila sa mga celebrities na napagaling ng barley. And of course, napakarami na natin. Thousands of testimonials when it comes to amazing barley grass. Prevention is better than hospital. Maganda ba? Or tama ba na mag-ingat ka muna para sa sarili mo at totoo na pagdating ng araw, yung iniipon mo para sa future mo? Tama? Kaibigan, look at this. Kapag ang ginagawa mo, trabaho, overtime, at hindi mo sinabay ang tinatawag na healthy living mo, do you believe na ang pinag-iipunan mo, si hospital, si doktor, si pharmacy? Yes or no? Yes! Marami na akong nakita. Kaibigan, mga kakilala, kamag-anak, nag-ipon, nagtrabaho ng ilang panahon sa ibang bansa. Pag-uwi, lahat ng naipon, naibenta, may utang pa, nawala rin. Tanong, sino pinayaman mo? Si doktor, si hospital, si pharmacy. Tama? Yes. Kaya ngayon, kaibigan, huwag mo sabihin sa akin, malakas ka. Wala kang sakit. Lahat ng kinakain natin ngayon, wala nang ligtas. Yes or no? Yes.
Yes. Because of that chemicals and toxin na napupunta sa katawan natin, dyan nagki-create yung tinatawag na chronic illness. Okay? So, ibig sabihin, hindi mo kailangan magkasakit para mag-take ka ng barley. Maliwanag? Where can you buy your products? Pwede kang bumili sa mga brands, distributor, pharmacy. Okay? Sa pharmacy, actually, meron 17 pesos per capsule. What if kung meron kang up to 50% discount na pwede mo lang siyang mabili na 750? Saan ka bibili? Sa 17 or sa 750? 750. Sa 750. Para maging 750 yan, simple lang, be a Sante distributor. So, ibig sabihin, instead na bibili ka sa pharmacy, walang discount doon at hindi ka magiging distributor. Yes or no? Yes. Dito sa Sante, bibili ka lang, magiging distributor ka na. Paano maging distributor? Just buy the product pack. Okay? Bili ka lang ng 3 box ng capsule, 1 box ng juice, may mga package, a total of 4,650. Ang babayaran mo is only 4,538. Magkano? 4,000? Okay, nakikita? Nakikita, okay ka. 4,538. So, meron kang one account. Ibig sabihin, meron kang one business account. Maliwanag? Yes. So, pag-usapan natin, we have different package. 4,538, meron kang isang business account. And of course, sabi ko kanina, importante ba ang pera sa buhay ng tao? Yes. Importante ang pera sa buhay ng tao. Yes. Ma'am, masaya ka ba pag wala kang pera? Meron ba rito tuwa-tuwa kapag walang pera? Yes, wala akong pera. Meron ba? Wala. Wala akong nakitang taong tuwa-tuwa kapag walang pera. Ma'am, nakasimangot ka ba pag wala kang pera? Yes. Totoo na nakakapangit ang walang pera. Subukan mong lagi kang walang pera. Nakasimangot ka? Yes. Kapag lagi ka nakasimangot, ibig sabihin, papangit ka. Tama ba yun? Yes. Naniniwala ka ba? Nakakagwapo, nakakaganda ang maraming pera? Yes! Yes! Kasi para sa akin, hindi ka kagandahan, hindi ka kagwapuan. Marami kang pera, nandiyan si Biggie Bello. Yes or no? Yes! Gusto mo total face off pa. Di ba? So maliwanag, importante ang pera sa buhay ng tao. Yes! Kasi ito yung kailangan mo. Daily expenses, pera din yan? Yes! Education ng mga anak mo? Ang kalusugan mo. Dito, sinasabi, para ka daw maging healthy, dapat marami ka raw pera. Totoo ba yun? Yes. Misan nga, marami ka ng pera, hindi pa rin sapat para maging healthy ka. Why? Because of what? Because of the daily food intake we have right now. Yes or no? Yes. So, maliwanag kaibigan na wala nang ligtas na pagkain ngayon. Gusto mo na ligtas na pagkain? Yes. Doon ka sa bundok, tumira. Kaya mo tumira sa bundok? Hindi. So, ibig sabihin, dahil nandito ka sa kapatagan, kaibigan, kailangan natin ng pera. Emergency, dreams, and of course, yung retirement. Yan ang pag-uusapan natin. Retirement. Gusto mo ba 100 to 500,000 monthly? Yes! Gusto ba? Yes! Kasi yan ang ibibigay kong sikreto. Tingnan mo kung paano ka magkakaroon ng retirement dito nang hindi ka naman empleyado pero tatanggap ka ng minimum 100 to 500,000 kung tamad ka. Maliwanag? Sino tamad dito? Taas ang kamay! Umamin ka na kasi pasok ka rito. Palapakan mo si ma'am. Kasi umamin. Imagine. Kasi dito, pag-uusapan natin, ma'am, yung mga tamad din. Hindi lang masisipag. Okay. Money is important. Sabi nga nung iba, paycheck to paycheck para lang kumita, di ba? Yung karamihan, trabaho, sahod, bayad, utang. Nakaka-relate? Yes. Kung empleyado ka, trabaho, sahod, bayad, utang, at nangangarap kang yumaman, kaibigan, ngayon pa lang, no offense man, tinututulan ko na ang pagyaman mo. Paano kang yayaman kung trabaho, sahod, bayad, utang ka nga? Maliwanag? At ang tawag sa tinatawag na sahod natin, payslip, hindi nyo natatandaan. Imaginin mo, bakit payslip yan? Pag pay, slip. Kaya nga,
payslip yan eh. Imagine mo, di ba, pag bayad sa'yo, islip ka agad kasi trabaho, bayad, utang, kaya payslip yan. Ngayon mo lang nalaman ang ibig sabihin ng payslip, bang? Yan, si Chris Pogel Lamel. So, palapakan mo si ma'am. Kasi, kawawa naman, pag isa lang ang pumapalakpak, di ba? Subukan mo kaya ikaw lang mag-isa. Mukha ka kayang engot. Kaibigan, look at this. The reality. Ilang oras ka nagtatrabaho? 8. Ilang oras ka natutulog? 8. Huwag mo na gawin 10. Lamay na yan. Ilang oras ka nagtatravel? Papunta pabalik. Isama na natin yung traffic. Pwede na ba 3 hours? Ulang. Ay, grabe naman niya. Saan ka ba nakatira? Sabihin na natin, yung pagligo mo, pagkain, umaga hanggang gabi, pwede na 2 hours? Yes. So, ibig sabihin, meron kang 21 hours. Ilang oras ba tayo sa maghapon? 24. So, meron kang 3 hours. Saan mo ilalagay yung 3 hours na yan? Ilalagay mo ba yan sa pagpapahinga, ma'am? O ilalagay mo ba yan sa pakikipagkwentuhan? O kaya naman, pag-uwi mo, pag-Facebook. Tanong, yumaman ka ba sa pag-Facebook mo? Sino ba rito ang yumaman sa pag-Facebook? Taas ang kamay. Kasi mamaya, tuturuan po kayo kung paano ka yayaman gamit ang Facebook mo. Kasi ganito lang, meron nga akong kaibigan sa Facebook. Nakalagay, 250 pictures. Pag kinlik mo, isang mukha lang, ikot-ikot lang na gano'n. Ang ganda na, pinapangit pa. Di ba? Dati, ang pagkain, bago kumain, dinadasalan. Ngayon, bago kumain, pipicturan. Ay, grabe! Iba na ang panahon! Di ba? Iba kasi. Si ma'am, dadaan pagtawa, ma'am. Sasaluin mo misan, ha? So, kaibigan, yung 3 hours, yan ang magpapayaman sa'yo sa negosyo na to. Maliwanag ba? Yung 3 hours lang kailangan ko sa'yo. Wala na akong pakialam. Saan mo dalhin yung iba? Basta yung 3 hours, ibigay mo dito. Dahil yan ang magpapabago ng buhay mo. Maliwanag? Yes. Ano ba ang gusto mo para yumaman sa negosyo na to? Sabi ko nga kanina, kailangan ko lang ng additional income para sa'yo. Tama? Additional income. Gusto mo yumaman? Yes! Pero 3 hours lang ang ibibigay mo sa akin, additional income, pero bigyan kita within 5 years, paano ka yumaman sa negosyo na to? Kasi ikaw ang tamad dito. Maliwanag ba? Ma'am, pasok ka rito, ma'am, ha? Sige. Kala mo, ha? Tawa-tawa ka dyan, ha? O, palagpakan mo! Okay. Anyway, dalas 12 naman tayo, eh. Di ba, ma'am? Ano ba pwede mong mabili sa halagang 10,000? Pwede ba pa shopping? Yes! Pwede. Actually, mga 1 hour lang. Ubus yan, di ba? 1 hour. Pambili ng magandang sapatos? Yes! Pwede ba yung pambili ng iPhone? No. Pwede ba? Yes. Ako meron. Eto. Gawin mo. Bumili ka ng isang Apple. Gagatin mo. Lagay mo yung ano. iPhone 5 din yan. At least Apple. Di ba? Nakatipid ka ba? Hawak ako po. Naka-Apple ako. Nawala. Okay. Ano ang pwede mong inegosyo sa halagang 10,000? May idea ka ba? Ako meron. Magtinda ng fishball. Kasi yan lang ang kaya ng 10,000 mo. Yes or no? Yes. Or magtulak ka ng ice cream. Sir, kaya mo ba magtulak ka ng ice cream? Pwede, no? Tanong, pwede kayo umaman dyan? Hindi. Sir, kukupasan ka na ng panahon dito. Mapudpud na yung takulong gulong. Hindi kaya yaman dyan. Or magtinda sa palengke. Tama? Kasi yan lang ang kaya ng 10,000 mo. Ang tanong, kaibigan, pwede ka bang umaman sa mga negosyo na to? Hindi. Ang sabi ko nga dito, kukupasan ka na ng panahon pero hindi ka yayaman sa negosyo na to. Yes or no? Pwede ba magpatayo ng 7-Eleven to? 10,000, 7-Eleven? Yeah. Ako may idea. Eto, 11-7. Pwede, natayo. At least, hindi ka pa didimanda. 11-7 yan. Tanong, kakasya ba yan? Hindi rin eh. 10,000 papagawa ka pa ng ano yan. Anong panindam mo? Sapit-sapit. Candy, sigarilyo. Ma, biyayaman ka dyan?
Hindi! Eh, pagkuha mo pa lang ng mga requirements sa negosyo mo, ubos na ang 10,000 mo. Tama? Kaibigan, bibigyan kita ng isang negosyo. Pag-isipan mo maigi. Tingnan mo kung kaya mo o hindi. Pag hindi mo kaya, pwede ka nang lumabas. Magpaalam ka lang, ha? Okay, essential pack ang tawag namin dito. Of course, may mga produkto ka. And, ano benefit mo? Magiging endorser ka. Yan. Alam mo kaya na gusto ko itong negosyo na to? Noong araw kasi gustong-gusto ko mag-artista. Yan lang di ako natatanggap. Tinanggap ako gusto pakain sa buhaya. Ano ba ang ginagawa ng isang artista? Umaarte sa TV at nag-i-endorse. Yes or no? Yes. Dito natupad ang pangarap ko. Kasi nag-i-endorse lang ako. Alam mo kung sinasabi ko lang? I'm Chris. I'm on grass. Maganda, pero binabayaran ako. Cute ba yun, ma'am? Puro ganun lang. I'm Chris. I'm on grass. Hindi, bibili akong Barney. I'm Chris. I'm on grass. Bibili nga ako. I'm Chris. I'm on grass. Bakit? Eh, endorser ako eh. Nakuha mo? Bibili nga ako. I'm Chris. I'm on grass. Okay. And of course, okay lang. At least, nagdinegosyo na tayo. Nasa COVID war ka pa. Libre. Doon may bayad. Dito, libre lang. At ang maganda pa niyan, meron kang 3 business account. So, ibig sabihin, 3 ang business account mo. Up to 50% discount lifetime. And of course, meron kang insurance 100,000. Naka-insured ka na kagad na 100,000. Plus, meron kang airload business. Load yourself and your family. Masarap ba yon? Hindi mo na kailangan lumabas sa tindahan para magpalood sa iba, kay mana, sa kanto ninyo. Diba? Ikaw mismo, maluloadan mo ang sarili mo. At meron siyang 1 month free unlimited gym. Pwede? Sino mahilig mag-gym? Yan. Kung mag-member ka, kaibigan, libre ka dito for 1 month. At ang gustong-gusto ko rito sa negosyo na to, global business opportunity. Ano ibig sabihin na ito? Nag-member ka rito sa Pilipinas, nag-open ang Dubai, Hong Kong, Nigeria, Singapore, Taiwan, kung saan bansa magbubukas si Santay, member ka na rin. Masarap ba yung ganon? Yes! Palakpakan mo naman yan, kaibigan. At ang maganda yan, meron siyang personal online tracking system at ang isa sa pinakagusto ko, car and travel incentive. Masarap ba yung mayroon ka sariling sasakyan na libre? Yes! At masarap ba yung nakakapag-travel ka 3 times a year? Masarap? Yes! Libre. All expenses paid by the company. Nararanasan na po yan. Diba? Okay. Of course, meron kang 3 business account. Ano ba yung essential back natin? Meron ka tinatawag na 10,380 na product value. Then, meron kang airload. Of course, sa business na yan, nag-work siya ng 4,000. Ang impact gym natin at cost of 2,500 per month. Meron kang website at cost of 3,000. Meron kang insurance na 100,000. And car and travel incentive. Ang total value ng package mo is 20,000. Pero ang babayaran mo lang is only 9,998. Okay? So paano yan? 9,988, meron kang 3 business account. Ano maganda? Isa o 3 account? Tatlo. Masarap ang negosyo kapag 3 ang pumapasok sa iyong income. Mas masarap? Yes. Okay, so ibig sabihin, mas tumataas na ngayon yung account natin. Now, we have different bonuses. Pag-uusapan natin yung iba dyan. Dahil sa sobrang dami niyan, pag tinapos natin yan, mga alas 2, tapos tayo. Gusto nyo tapusin natin ito? Yes. Gusto nyo lahat? Yes. Pag alas 2? Yes. Parang isa sabi, nye. Ilong na lumanaan. Nye. Okay. Do you want additional income? Yes! Sino gusto ng additional income? Yan. Pero mas maganda, kasi kung additional income, kailangan mo lang ng 10,000 per month, yun lang yun kasi additional. Ano ba maganda? Additional or significant income? Significant. Ang mas maganda sa significant income, ito yung natutulog ka pag gising mo may income ka. Masarap? Yes!
Yes! Kasi kapag empleyado ka, no offense meant ha, kapag empleyado ka, pag gising mo, may muta ka lang. Pero sa business na ginagawa ko, pag gising mo, may muta ka na, may income ka pa. Yes! Masarap yung gano'n? Yes! Ayoko niyan, gusto ko puro muta na lang. Mahirap yung negosyo mo. Significant income, mas maganda to, tama? Yes! Paano? Become a Sante endorser. Mag-i-endorse ka lang. Sir, pagkakataon mo na maging artista rin. Sama ka, kulang kami sa artista eh. Minsan may shooting kami doon. Kulang. Okay lang ka, sir? Parang sabi ni sir, ayoko nga. Sir, di natin kailangan umarte rito. Ano name mo, sir? Ramon. Parang ganito lang lagi yan, sir. I'm Ramon. I'm on grass. Pag tinanong ka, paano yung business mo? I'm Ramon. I'm on grass. Nagpapaliwanag ako, puro ka I'm on grass. Okay. Sante endorser. Ikukwento mo lang. Okay? Ano ibig sabihin? Magkukwento ka lang. Pag masarap ang pagkain sa mga food chain na to, ikinukwento mo ba? Yes. Ikukwento mo. Ang tanong, babayaran ka ba nila? Yes. Hindi. Masarap ang pagkain. Hindi mo kinukwento mo. Hindi ka naman babayaran. Maganda ang palabas na sinihan. Pag kinuwento mo sa kaibigan mo, babayaran ka ng sinihan? Yes. Hindi rin. Dito, kaibigan, ikwento mo lang si Sante Barley at maging endorser ka lang. Ikaw ang babayaran ng milyon. Yes! Balibanan! Ikukwento mo lang! Sino ba ang 7 pares dito? Taas ang kamay. Ano ba yung 7 pares? Yung mahilig mo. Kaibigan, pag kinuwento mo yung buhay ng may buhay, ang resulta niyan, away! Tama, ikwento mo si Barley, babaguhin ang buhay mo. Maliwanag! Yes. Magkukwento ka lang! Kaibigan, product discount and commission. Eto ka, any package. Whatever na kinuha mong package, of course, meron kang up to 50% discount sa lahat ng products na bibilin mo. What if meron kang na-invite sa left and right mo? Okay? Na-invite mo sila, gumamit sila ng products, or bumili sila ng products, meron kang 10% sa kanila. Kasi na-invite mo sila. Maliwanag, ikaw mismo ang nag-invite. What if sila nakapag-invite? Hindi na ikaw ang nag-invite nito, pero gumagamit sila ng products, every time they use the products, you will receive 15%. What if itong mga tao na to nakapag-invite, hindi na rin ikaw ang nag-invite, gumamit sila ng product, you will receive 5%. So, depende sa level, you will receive 5 to 15% unlimited yan. Tanong, may binenta ka ba rito? Wala! Wala! Ang cute nga dito eh. I'm Chris. I'm on grass. May pinenta ba ako rito? At ang maganda pa rito, nandito ako sa Pilipinas, yung mga nasa Dubai, nasa Hong Kong, nasa Singapore, nasa Africa, kung saan bansa yan, na gumagamit ng products, I will receive 5 to 15% in dollars. Palakpakan mo naman yan, kaibigan. So, ibig sabihin, dalawa ang income natin dito. May peso ka na, may dollars ka pa. Masarap? Yes! 5 years from now, my dear friend, I'm expecting $100,000 to $500,000 per month. Para sa akin, yun pa lang yung international ko. And it's moving right now. Sabi ko nga, galing ako sa Singapore, it's close already. Maybe next year, may Singapore na tayo. Hindi pa natatapos ang Singapore, may kausap na kaagad ako sa Malaysia. Another brand for Malaysia. Sundan yung Malaysia. Gusto na kagad ng Indonesia. My dear friend, ang target ko international. Sa inyo na, local. Akin ang international. Ang tanong, parang sama mo naman kami. Ang tanong, sasabay ka ba? Yes! Di ba? Ganun lang kasimple. Imagine, may pinipenta ba ako sa kanila? Malayo ba yung bansa na to? Yes! Every time na nagsasalita ako rito, piso, bawat letra. Nakailang letra na ako mula kanina? Ang tanong, may binenta ako sa kanila? Dito, may binenta rin ako? Wala. Nagpa-cute lang ako. I'm Chris. I'm on grass. Pero kumikita ako? Yes. May dollars, may peso? Yes. Ang sabi ko sa inyo kanina, kung gusto mo ng 100 to 500,000 per month, dito pa lang yun, as in local.
kung international, sasabay ka, kaibigan, sabayan mo na. Naintindihan? Yes. Maliwanag? Yes. Okay. May pinenta ba ako dito? Sila ang gumamit. Hindi ako nagbenta, pero meron akong tinatawag na product commission. Okay? Hindi mo may iwasan may magbebenta dyan. Kasi like this one, talagang gusto niya magbenta na lang magbenta. Every time na magbebenta siya, marami kang 5 to 15%. Yes. Hindi mo mapipigilan kasi sa ganda ng produkto, talagang marami ang gustong bumili. Tama? Kaya lang, nasa tamang sistema ako, nagpapakit lang ako. Kasi endorser ako. Diba? Anong gusto mo? Magbenta, mag-endorse. Ang maganda rito, pwede kang magbenta, pwede kang mag-endorse. Mas maganda, pwede mong pagsabayin para mas doble at pwede mong kitain. Tama? Okay, maliwanag. Fast-start bonus, pag-usapan natin. Ito yung tinatawag na referral bonus. Every time na nakakapag-invite ka, you will receive 1,000 bonus referral. Ang pinag-uusapan natin dito is 9,988. Ito ka, of course, left and right. Nakapag-invite ka sa left, nakapag-invite ka sa right. Magkano ang makukuha mo? 1,000 each. So, depende kahit ilan ang ma-invite mo at mapasali. Every time na sumasali sila, you will receive 1,000. Next, Infinity Bonus, 1,000 per pair or pairing. Like this one, left and right, merong one pairing yan. Magkano? 1,000. So, you will receive 1,000. Ang tawag natin dyan, Infinity Bonus. So, every time na nag-i-invite sila, kahit na hindi na ikaw ang nag-i-invite, you will receive 1,000 per pair. Okay? So, nag-i-invite sila, depende. Kung ilan yung left and right mo, yan lang ang tinitingnan ng system. Hindi kailangan maging pantayan. Basta meron kang left, meron kang right, kapag pumalo yan, nag-pairing, pairing mo 1,000 per pair. Naintindihan? Yes. Of course, daily ang igam natin. Ang sarap ano, pag kumita ka ng 20,000, mamayang gabi, makukuha mo na kagad. Papasok na sa account mo. Masarap! Yes. Hindi mo na kailangan mag-inkay ng ilang araw. Diba? At ang maganda pa niyan, stress-free. Sa mga dating networker, wala po kaming plus out. Wala kaming maximum per day, walang prepare, guaranteed safe ang complant kasi 8 years na po kami sa market. Palakpakan mo naman yan. So imagine, growing strong ang company. Ang sarap nito. Kaibigan, time will come. Pilipino ang pinaka-top distributor ng buong mundo. Diba? At tanong, sasabay ka ba? Yes! Why I'm very excited with this? Time will come, I'm attracting, and I'm talking, conducting training in front of American and foreign people. Sino apply? You. Filipino. Tama? Time will come, magkakaroon tayo ng tinatawag na international event. Top ng Dubai, top ng Hong Kong, top ng Taiwan, top ng anong bansa. Doon lang ako sa likod. It's okay. I'm still your upline. Masarap ba yon? Yes! Kamantalayin mo na ang kaibigan. Maliwanag! Naintindihan? Yes! Pre-travel and car incentive. Napakarami na pong travel at mga sasakyan na naipimigay ni Sante. As in, libre! Ang maganda pa nga niyan eh. Wala pa akong 1 year dito, nakapag-travel na ako ng Vietnam. Ang dami kong nabiyahing bansa pero dito ako excited sa bansa na to. Kakaiba. Iba yung momentum ko rito eh. Parang 1970s na buhay ka. Diba? Kasi yun yung place niya. Pero napaka-romantic ng lugar. Okay? And 2016, Japan. Yan. Hindi ko alam kung ilang point pa ako dyan, pero I'll try. At ang maganda niyan, yung iba, nakabiyahe na ngayon sa US. Kaya kukunti tayo ngayon. Palapakan mo naman yung mga nagtatabiyahe. Imagine mo, nasa US sila for 15 days. At ang manupit pa ron, nagbabakasyon sila. May income ba sila? Yes! Pag-ising nila, may income ba? Yes! Ay grabe, saan ka pa makakakita? Why? Well, I'm very excited with this. Naranasan ko na kasi to sa dati kong kumpanya. Natutulog ka, pag-ising mo, may income ka. Nagta-travel ka, pag-ising mo, may income ka pa rin. Pag-uwi mo, ang laki na nakaabang na income sa'yo. Masarap? Yes! Kung ikaw empleyado, kaibigan,
pag nagbakasyon ka, sariling gastos? Yes. Pag uwi mo, nga. Ah. Yes or no? Yes. No placement, ha? Reality lang tayo. Of course, meron kami local, Boracay, and Hong Kong. Ang maganda pa niyan, wala pang isang taon, aba, nag-qualified agad. Di ba? Wala pang isang buwan. Tapos nasa ni si Romeo. Okay, magtanga ko yun. Okay. So, ibig sabihin, kaibigan, 100 distributors only. Ang laki pa ng chance, hanggang December pa tayo. Ilan pa lang yun nandun? 38 pa lang. Di ba? Sobrang dami pa, pero dahil naka-line up. Ito yung Rambulan Blues eh. Huwag mo sabihin, ay, Hong Kong lang yan. No. Kaibigan, ang pinag-uusapan dito, yung saya na makasama mo ang bawat distributor. Yung kulitan, yun ang kakaiba. Diba? Pag ako punta rito, sorry. Pangatlong balik ko na to, pero babalikan ko pa rin. Kasi bakit? Iba ang biyahe na kasama ko kayo. Sino gusto sumabay? Ano na iba? Ako! Wait, hindi ka pa naman member rin. Sabi naman, sino gusto sumabay? Tumaas din. Teka, member ka na ba? Masarap? Masarap mag-travel ng libre? Yes! Dito napakasarap. Na-experience ko to nung nasa Vietnam kami. Kakaiba. As in. Iba yung momentum kapag kayo ang nagkukulitan sa isang biyahe. Diba? Punuin natin ang isang eroplano. 100 eh. Kalahati na lang, no? Dagdagan kaya natin next time. Okay. Car and travel incentive. Eto maganda rito sa company na to. Kumikita ka na. Top of your commission, meron kang tinatawag na points. May corresponding points yan. Habang nagtatrabaho ka, may pairing or may link, may points yan. Sa isang ordinaryong katulad mo, pwede na ba yung tinatawag na Nissan Almera? Yes! Nissan Almera! Pwede na yan kasi 50 points lang yan. Ano ibig sabihin yan? 50 sa left, 50 sa right. Kapag nag-link, meron kang Nissan Almera. Actually, nakuha ko yan eh. Sabi nung kasama ko sa bahay, sir, kuhanin mo na, pamalingki ko. Sosyal. Hindi ko yan kinuha. Kasi may inaabangan pa ako. Naka 106 points na ako. Qualified na ako dito. Palakpakan mo naman yan. Saan ka makakakita sa negosyo na to, wala pa akong 2 taon, may libre sasakyan na. Ito yung target ko, kung makaabot ako ng Montero, pwede rin. Di ba? So, ang tanong, kaibigan, kung ikaw, ilang taon ka na magtatrabaho, sa ginagawa mo, nabigyan ka na ba ng kumpanya mo ng libreng travel at libreng sasakyan? Kung wala, ito ang pagkakataon mo. Maliwanag? Baka sabihin nyo, dito to ay pangalan ko. Tama? Qualified na ba? Yes! So maliwanag dito. Kaya next year, magbanggaan na tayo ng sasakyan sa parking. Bakit? Okay lang. May lalabas naman ako next year. Masarap ba yung ganon? Yes! Diba? Okay lang yan. May palabas naman akong bago eh. Naintindihan? Depende sa points na nakukuha mo. Okay, essential pa. Pag-usapan natin. Ilang account meron ka? Tatlo. Okay, tatlo ang account mo. Ibig sabihin, tatlo ang kumikita sa'yo. Case system. Meron ka ba mga kaklase? Yes. Ka-Facebook, ka-pamilya, kalaro, katrabaho, ka-chika. Lahat yan. Kilala mo yung mga yan? Yes. Kung meron kang tatlong account, what if may sumali sa'yo sa left, 2? Magkano mabibigay sa'yo ng company? 1,000 each, tama? Sa right, meron din sumali 2. Magkano uli? 1,000, yan yung tinatawag na direct referral. Now, punta tayo sa tinatawag na fast start bonus. Magli-link ba no? Yes. Dahil one link yan, meron kang 1,000, right? Eto, magli-link uli? Yes. Another 1,000. So, ibig sabihin, every time na nagli-link dito at sa kabila mo, meron kang unlimited 1,000. At ang maganda pa niyan, yung first account mo, of course, lahat to magli-link? Yes. Depende yan sa left and right mo, unlimited 1,000. Ilang account ang pumapasok sa'yo ngayon? Tatlong 1,000 ang pumapasok sa'yo. Mas masarap ba to? Tanong, ilan lang in-invite mo rito? 4. Maliwanag. Lahat yan, gumagamit ng products, of course, every time na gumagamit sila ng products, you will receive 5 to 15%. Take note, wala kang binibenta rito ha. Sila ang gumagamit, pero tumatanggap ka ng 5 to 15%. At ang maganda pa niyan, meron siyang pre-travel and car incentive. Magkano po unan?
9,988. Mr. Joel Luyong, peace vendor, walang alam sa business. After 5 years, ang bonus niya, 1.4 million. May sarili sasakyan, kumita na ng million after 5 years. Anong trabaho niya? Dating fish vendor, wala ring alam sa negosyo na to. Kagaya nyo rin, nagsimula rito na wala ring alam. Mr. Yolando Atlas, dating negosyante, talugi, pero ginawa ang negosyo, nakapag-travel ng how many countries na rin? Imagine ang sasakyan niya, naka-hammer, and of course, nakapag-travel na ng ibang bansa at kumita na ng million after 5 years. Masarap? Yes! Kaya isipin mo, friend, kung ikaw, I'm not asking your age right now, dagdagan mo na lang ng 5 taon, ito ang magiging buhay mo. Naranasan ko na yan, uulitin ko lang kay Santay at lalagpasan ko pa. Sasabay ka ba? Yes! Okay, ganun lang siya kasimple kung paano. Ano strategy? Bigyan ko kayo. Yung magandang strategy, ang strategy ko rito, BDE. Eto lang, ano yung BDE? Barley. Ikukwento mo lang si Barley. Maganda ang Barley, nakakagaling, nakakagwapo, nakakaganda. Di ba? Ganun lang, wala kang gagawin iba. Ikwento mo lang si Barley. At ang maganda dyan, ang nagkukwento, si Kuya Kim pa. Tutulungan ka niyang magkwento regarding sa Barley. Masarap, hindi? Ako, pag nagpapaliwanag ako sa product, Kuya Kim, pakipaliwanag si Barley. Maganda ba yun? Kanina pinaliwanag ba niya? Yes. Then, ikwento mo rin na merong discount. And ang maganda dyan, earn significant income kapag ginawa mo tong negosyo na to. Ganyan lang ang strategy ko. Wala akong ginagawang iba. About Barley, about discount, and about income. Ganun kasimple. Maliwanag, ang BDE, ganito lang kasimple. Meron ka bang cellphone contacts? Tingnan mo maigi, kaibigan. Meron ka bang kamag-anak? Kaibigan. Meron ka bang Facebook friends? So, ibig sabihin, i-endorse mo lang sa 200 tao. Meron ka bang 200 tao, kaibigan? Yung iba nga, sa Facebook lang, 1,000 na eh. Tama? Tingnan mo maigi, kung marami kang Facebook friends, pagkakataon mo na to. I-endorse mo lang yung BDE sa 200 tao. Kung meron kang 200 tao kaibigan, pwede ka nang kumita ng milyon. Meron ba, sir? Meron? Tingnan mo maigi. Kaya lang, 98% hindi naniwala. Ano ibig sabihin? 98% negative, hindi naniniwala sa negosyo mo. Dahil hindi ka marunong. Dahil syunga-syunga ka magpaliwanag. Tingnan mo maigi. Ang naniwala lang sa'yo, 2% lang din ang naniwala sa 200. Ilan ang 2% ng 200? 4. So, ibig sabihin, may 4 na syungang naniwala sa'yo. Kasi, syunga ka magpaliwanag. Tingnan mo maigi. Ay, kailangan pala. Kahit syunga. Kasi sinabi ni sir, may sumali sa akin. 4. Okay, tingnan mo maigi. Look at this. Just open your mind dito. Ito na yung pinakasikreto. 6 months! Sino gusto maging millionaire within 6 months? Taas ang kamay! Yung kalahati, kalahating million lang yan uli, ha? Okay. Tingnan mo maigi. 6 months! Ibig sabihin, 6 na buwan. Ilan ang account mo? 3. 2% ang naniwala. Ilan? 4. So, naniwala sa'yo, 4 na syunga! Tingnan mo maigi. Magkano bawat isa referral mo dyan? Meron kang 1,000 each. Maliwanag? Magli-link ba to? Yes. One link, 1,000. Magli-link din? Yes. 1,000. So another 1,000 bawat isa. Tanong, magli-link yan, dalawa dito, dalawa sa kanan. Tama? Magkano? 2,000. So, yung 4 na na-invite mo, kumita ka kagad ng 8,000. Nakuha. Ang tanong, bawi ka na? Bawi ka na kagad kasi unang package pa lang, bibigyan ka ng produkto. Bawi ka na? Yes. So, ibig sabihin, kinita mo na to. Yes or no? Yes. Ilan ang invite mo? Okay. Yung 4 na yon mag-i-endorse din. Kaya lang, ang naniwala sa kanila, 4 lang din. Ikaw ba nag-invite dito sa 4 na to? Yes. Hindi. Sila na nag-invite dyan. Ang company, bibigyan ka na lang ng tinatawag na fast start bonus. Magli-link dito, magkano yan? 4,000. Another 4,000?
And of course, 8 plus 8, magkano link niyan? 8,000. Naintindihan? So magli-link sa'yo, kumita ka na kagad additional 16,000. Okay? So itong apat na to, mag-i-invite din. Nang tiga-apat. Ikaw pa rin ba nag-invite dito? Hindi na. Pagdating dyan, ang maganda rito, pagdating mo ng 3 months, dahil nag-invite ng 16, nag-invite dun sa kabila ng 16, meron kang 21 points, qualified ka na kagad sa Hong Kong. Diba? Parang iniisip ni Sir, habol ako, hanggang next month, imbitahin ko na lahat to. Kaibigan, meron nga dito, in 1 week, nakakapag-close ng 15 to 20 units. Diba? Kung talagang tatrabahuin mo to kasi napakaganda ng negosyo. Diba? So, ibig sabihin, 3 months na qualified ka na kagad. Dahil sila mag-i-invite na tiga ilan? Tiga apat. Ma'am, kung ikaw to, ilan ang in-invite mo rito? Apat. May binenta ka ba? Wala. Apat lang ang in-invite mo. Mag-i-invite din sila ng tiga apat. Pagdating mo ng 4 months, meron kang 85 points, qualified ka na sa tinatawag na Nissan Almera. Pwede na? Yes. Nissan Almera, bibigyan ka ng company ng pang down payment at pang monthly. Okay ba yun? Yes. Nissan Almera, friend, kung nagsisimula ka, pwede na yan. At ang maganda niya, lahat pa ito mag-i-invite pa rin? Yes. Natigi ilan? Tiga-apat. Pagdating mo ng 5 months hanggang 6 months, meron kang 1,365 points. Ang malupit pa niyan, qualified ka sa Japan Tour. Yan. So, masarap ba? Magkano punan? 9,998, friend. Huwag ka na mag-isip. Dahil pagdating mo ng 6 months, qualified ka sa Japan Tour. At ang pinakamaganda pa niyan, dahil hindi mo kinuha ang Nissan Almera, dahil 1,365 points yan, meron kang fully paid Fortuner or tinatawag na Montero. Palakpakan mo naman. As in, fully paid. Tatanggapin mo na lang. Ilang buwan kayo inabot? 6 months. At ang maganda rito, pagdating mo ng 6 months, pwede na ba sa'yo? 5.4 million! Yes! Parang ibang, ha? Hindi ka maniwala. Ma'am, gusto mo ba abnormal o normal? Normal! Ganito na lang. Ma'am, what if, lagyan natin ang 1 million niyang bag mo, lumabas ka sa labas, normal, abnormal, pakiramdam mo? Abnormal! Tama? Kasi ganito lang kasimple. Kasi hindi siya sanay humawak ng milyon. Yes or no? Habang naglalakad ka, yung bag mo parang... Samantalang na walang laman yan, pag anong-ganon ka pa. Bakit? Kasi alam mo na meron kang 1 million. Yes or no? Yes! Ma'am, okay lang ba? Pansamantala kitang gawing abnormal. Bakit? Kapag sanay ka ng tumatanggap ng milyon, normal na sa'yo? Yes! Hanggang sa magiging normal na sa'yo, magkano yung natanggap ko sa milyon, pakipatong mo nga sa mesa. Grabe, no, hindi na nilalagay sa bag. Sa mesa na lang. Kasi sanay ka ng tumatanggap ng milyon. Maliwanag? Yes! Gusto niyo ng reality na ito? Yes! Ito maganda. Para mas maganda. Baka sabihin niyo, hindi totoo yan. Okay. Sino ang pinakabata dito? Bata, bata. Huwag yung isip bata. Sir, huwag yung isip bata. Si ma'am, ilan taong ka na ma'am? Mukha kang 21 ha. Okay. Look at this. Sabihin na natin, abutin ka ng 6 years. Para reality, sino ang tamad dito? Kung tamad ka, sa loob ng 1 taon, look at this. Sa loob ng 1 taon, ang mapapasali mo, 4 lang. 4. Now, yung 4 na yon magpapasali rin sa loob ng 1 taon ng 4. Lahat ginaya ka kasi ikaw ang nuknukan ng tamad dito. Nakuha! Yes. Pagdating mo ng 6 years, may 5.4 million ka ba? Yes. Pagdating mo ng 6 years, may libre ka bang sasakyan? Yes. May libre ka bang travel? Yes. Kaibigan, ilang taon ka na nagtatrabaho? Ni isang gulong di ka nga binigyan. Samantalang ito, ubusin mo na. Gusto mo na 10 taon? Sino gusto na 10 taon?
Bak ginabot ka ba ng 10 taon? Wala na kami rito, nasa ibang bansa na kami. Ikaw na lang nandito. Di ba? Pero tingnan mo kaibigan, kung gusto mo pa rin ng 10 taon, bibigyan kita ng retirement mo na tinatawag na 96,000 per month after 10 years. Pwede na! Parang sinasabi ni Ma'am, baka hindi naman totoo yan. 10 taon ka na nga, hindi pa rin totoo. Bakit? Isang taon, ilang in-invite mo, Ma'am? Kaya galit na galit ako, bakit? Ang tamat mo! Yung apat, nag-invite din? Sa loob ng? Isang taon, ilan? Pagdating, 6 na taon, may sarili ka sasakyan? May 5 milyon ka? Ang tanong, hanggang 6 na taon lang ba ang kumpanya natin? Hindi! Paano yung 7 years? Paano yung 8, 9, 10? Bakit? Itong mga tao na to, sa tingin mo, hindi rin mangangarap? Mangangarap yan. Kaya ang mangyayari sa'yo, yung residual income mo, dire-diretso. Naintindihan? Look at this. Pag ito nakita ng sumakumlaude, hindi yan gagawin. Bakit? Magkano ba ang sahod ng isang sumakumlaude? Actually, my daughter, kumlaude yun, sinasahod niya 26,000 lang. Sabihin na natin, 30,000 per month. Look at this. Pagdating ng 2 years ni kumlaude, magkano pwede niyang kitain? Huwag niyang kwentahin. Ito na, 720,000. In 2 years time, kumita si kumlaude na 720,000. Yes or no? Yes. Ang tanong, buo ba to? Yes. Bakit ito na buo, patay na yung kumlaude na yan. Bakit? Di kumain. Hindi gumastos! Nakuha! Yes! Kaibigan, pag ito nakita ng hindi nakapag-aral, hindi nakatapos, as in walang pinag-aralan, sabihin na natin, as in, bobo. Bakit? Ang bobo, may kaibigan ba yung apat na bobo? Yes! Hindi mo maigay. Kaya kaibigan, pasukan ito. Sabihin mo sa akin, naku, pang matalino lang yan. Eto na! Kung ikaw, show all, may apat ka bang kaibigan na bobo? Yes! Yung apat na bobo, may kaibigan din bang apat na bobo? Yes! Lahat ng bobo, milyonaryo? Yes! Kaibigan, yung nag-aaral ako, alam niyo, row 1, row 2, row 3, row 4? Yung row 1, matalino. Yung row 2, medyo matalino. Yung row 3, nagtatali-talinuhan. Yung row 4, wala ang katali-talino. Nung nag-aaral ako, row 4, na pinagbasurahan. Sabi ko nga, Ma'am, bobo na nga kami. Natito ba yung basurahan? Yan ang bagay sa inyo. Di ba? Pero kaibigan, nung nag-aaral ako, hindi yung isip ko, pinatatanim ko. Yung mata. Bakit? Para makarating ng row 1. Para doon ako makukumpya. Eh, ba't ako makukumpya sa katabi ko? Eh, bobo rin to. Ano? Diba? Ano matututunan ko rito? Pero kaibigan, ang maganda sa negosyo na to, hindi mo kailangan matalino ka. Kailangan magaling kang makukumpya. Ibig sabihin, para umasenso ka ng negosyo na to, kailangan magpakabobo ka lang minsan. Nakuha niyo si Gregor rito? Yes! Magpakabobo ka lang minsan, kaibigan! Hindi mo kailangan matalino rito. Pag may yumaman dito, gayahin mo lang. Ganun lang ang gagawin mo rito. Hindi po bawal mangopya rito. Open na open po ang mangopya sa negosyo na to. Dahil ang mga nangongopya rito, sila ang yumayaman. Naintindihan? Yes! Kapag sobrang talino mo, kaibigan, yung iba nga, sobrang talino, sila yung nasisiraan ng ulo. Tama? Meron ka ba nakitang bobo na siraan ng ulo? Hindi nga yan marunong mag-isip. Bobo nga eh. Paano masisiraan ng ulo yan? Eh, bobo nga. Nakuha? Kaya nga nasisiraan ng isip yung sobrang talino dahil isip ng isip, isip ng isip. Subukan mo yung bobo. Paano mag-iisip ka? Bobo ka, wala ka pa-iisip eh. Pero kaibigan, dito yumayaman ang mga yan. Di ba? Isa na ako dyan. Naintindihan ba? Yes! Sino dito?
hindi nakakaintindi, taas ang kamay, balik tayo sa umpisa. Sabi ni Ma'am, tuloy mo na yan. Kanina ka pa eh. Gusto ko na umuwi. Naintindihan ba? Yes! Maliwanag yung negosyo? Yes! Kasi kung di maliwanag, uulitin ko talaga. Yes! Yes! Palakpakan mo naman ulit yan. Ang hirap ka lang talaga magpa-comedy, ano? Di ba? Okay. Now, Mr. John Francisco, ito isa sa inaangaan ko rito eh. Hindi nakapag-aral halos. First year high school graduate. Saan ka nakakita? First year high school graduate! Bakit graduate? Eh, tinapos yung first year eh. Hindi na nag-second year, kaya graduate na. Tanong, cum laude ba to? Hindi. Hindi. Pero imagine mo, after 5 years, kumikita ng milyon, nakapag-travel ng iba't ibang bansa, at tingnan mo na may sasakyan. Nakuha? Isang first year high school. Isa to sa inahangaan ko dito eh. Bakit? Kung ito ang first year high school na gawa, may first year high school ba dito? Wala. Kung hindi ka first year, sir, mukhang first year ano ka sir eh? Kung hindi ka first year high school, ano ang difference mo ba't siya nagawa? Nakuha? Kasi siya nagpakabobo lang minsan. Ginawa lang niya itong trabaho na to. Kasi kung mag-iisip ka ng iisip kung totoo o hindi to, mahihirapan ka rito, kaibigan. Kung sobra ka mag-isip, mahihirapan ka. Huwag ka na mag-isip, pinakita ko naman eh. Ma'am, ilan ang kailangan mo, ma'am? 4. Nakuha? May binenta ka ba, ma'am? Wala. Nagpakip lang si ma'am. I'm Chris. I'm on grass. Ganun lang. Okay. Mr. Giovanni Flores. Isang panadero. Ito yung reality. Ang sabi ko kanina, nakakapangit ba ang walang pera? Aminado naman siya sa akin. Sir, nung wala akong pera, talagang pangit naman talaga eh. Sabi niya, nagtitinda siya ng pandesal. Ito yung bahay niya. Pero ang tanong, dahil nag-Sante Barley, imagine, may libre sasakyan at nag-aaral. Eto pa ang matindi dyan. Ang sabi ko kanina, nakakagwapo, nakakaganda, ang marami pera. Yes or no? Yes. O, tingnan mo naman, nagpabigibelo na. Gumapo ba? Yes. Subukan mong hindi gawin itong Sante Barley. May kalalagyan ka. Alam mo na. Papangit ka. Naintindihan? Okay. Mr. Gerald Gallego, my upline, my mentor. He is a former U.S. System engineer. Imagine, wala pang 1 year dito sa ano, nag-qualified na sa Hong Kong, nakapag-ano na ng Vietnam, and of course, qualified uli sa Hong Kong at nag-qualified na siya sa brand yung sasakyan as in Philippine. Diba? Kaya gawin? Yes! Sino hindi kaya gawin? Taas ang kamay! Sabi niyo siya, ayoko nga! Sino may 9,998? Wala din yung iba! Magninegosyo tayo! Ano ba naman kayo? Misan ganito sa Pilipino eh, no? Reality check lang ha! Kaibigan, 9,000, babaguin buhay mo. Magkakaroon ka ng sasakyan, libre travel. Ayoko, mahal yan! Kaibigan, may binibenta ang cellphone doon, iPhone 7. Bilin mo, net, 10,000. Akin na, ang utang ko. Nakuha? Tama. Ang gadget, kung anong bagay, ginagawa ng paraan, eh 1 to 2 years, sira na yan. Yes or no? Yes! 9,988, babaguhin ang buhay mo, pinag-iisipan pa. Di ba? Kaya misan, friend, Analyze. Bandang ulit, paralyze. Sobra ka sa analyze. Meron ako isang tatawagin tao dito, no? Isa rito sa mga inahangaan kong leader dito. Napakasimple. So, pagpapatunay kung paano ang networking business gumagana sa ganitong klaseng negosyo, na kung paano nila nagawa ang negosyo na to, ibig sabihin, kaya mo rin gawin. Tama? So, ang tao na to, napakasimple. Actually, binata pa to. Sino pa yung mga dalaga dyan? Dalaga. Bakit? Eto ang mga future millionaire dito. Aanin mo yung gwapo. Gwapo nga. Wala namang pera. Di naman walang pangarap.
Ang ibibigay lang sa'yo niyan, magandang lahi. Magandang buhay, wala. Tama ba yun? Yes! Mahilig ka sa gwapo. Ano bibigay sa'yo doon? Tungkol na sa suwangin, pero magwera. Di ba? Pag yan nagkagwera, gumagwapo. Eh, ang maganda rito, binata na gwapo pa. Di ba? Ano ba hanapin mo? Kaibigan, hindi ko na patatagalin. Kailangan pag tinawag ko ito, palampakan natin na sobra. Ha? And talagang itong tao na to, napakasimple pero ginagawa niya ng simpleng-simple ang negosyo. Okay? Ladies and gentlemen, palampakan natin, Platinum Director, Mr. Archie Andes! Good evening. 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 Okay, palatakan muna natin si partner Chris Sabini. Thank you for choosing to be here. Maraming maraming salamat. Nagustuhan niyo ba yung presentation? Yes! Okay, kagaya nga rin po nung una, na-invite lang din po ako ng aking upline dito. Sino po dito yung first time na ngayon lang po ako nakita? Yung ngayon lang po ako nakita sa ano. So, ibig sabihin, maraming po palang hindi nanonood ng probinsyano dito. So, pare-pareho po tayo, hindi po ako nanonood ng probinsyano kasi wala na po akong time manood ng television. Pero ang good news niyan, isa rin po ako dating probinsyano. Okay? So, isa po ako dating magsasaka. Dati akong waiter, dati rin po akong construction worker, no? At farmer po ako sa Nueva Ecija. Nung na-invite po ako, meron po akong sakit dati. Ito po ako. Yan, yun po nakaputi. Hindi po yung nakatoga. No? Sabi sa akin, alay na pala na anak mo, hindi po. Mukha lang kami magtatay dito. No? Kasi ang sakit ko po that time, chronic stress. Yan. So, chronic stress. Di ba pagka po wala kang pera, tapos ha, nung namatay yung aking father, ako po yung ginawa niyang tagapagmana. Masarap ba maging tagapagmana? Yes. Ng utang po, ng utang. Kasi aware tayo, pinapamana na yung kayamanan. Do you agree? Yes. Pero hindi natin alam, may pinapamana mas madalas yung kahirapan. Tama. Tama po ba? So yung kapirasong lupa namin, ang maganda po dyan, no, kakapiraso na yung lupa namin dahil magsasakay yung aking father, hindi siya nag-family planning. Ang uso po, family planting. So siya po kami magkakapatid. Ito pong kapatid ko na to, pang-apat po yan sa aming magkakapatid. Ako po yung nagpa-aral sa kanila. Kaya sabi ko kahit hindi ko rin niya basta't legal, moral, ethical, marami kang tao na tutulungan, no, nakukuha mo yung mga pangarap mo, gagawin ko ang isang bagay. Kaya kahit po hindi ko rin niya pagiging waiter, nag-waiter po ako. Kahit hindi ko rin niya pagiging construction worker, nag-construction worker po ako. Kahit hindi ko rin niya pagiging utility messenger, nag-utility messenger po ako. No, dati rin po akong tawag dito. Lumalabas din kami dati, yung last na World Cup sa National League ng mga barangay. Nagsimula ako doon as utility messenger, naging administrative director po ako doon. Ito po yung asosasyon ng 42,000 barangay sa buong Pilipinas. So yun lang po yung aking ano, naranasan ko travel no sa buong Pilipinas and sa ibang bansa because of that work. Pero sabi ko nga, no, you can finish your work but your work can finish you. Do you agree? Yes. Hindi mo kaya tapusin yung trabaho mo pero ikaw kaya kang tapusin nung tinatrabaho mo. I'm sorry po, dati po ako masipag na empleyado. Okay, kaya lang sabi ko, naisip ko po, no, trabaho ko ng trabaho, wala akong oras. Totoo po ba yun? Yes. Trabaho ko na trabaho, wala akong ipon. Trabaho ko na trabaho ko, wala akong oras sa sarili ko. Lalong wala akong oras sa love life. Do you agree? Tama po ba? Yes. No? Sabi ko, ilang taon ko na ginagawa to? Ilang taon ko kayang gustong gawin pa to? Hindi kaya niloloko ko na lang yung sarili ko. So dumating po yung time na talagang yan po, nung namatay yung father ko, nung namatay yung tatay ko, talagang kinakailangan ko mag-attend ng mga kasi may kaso nga po, may mga hearing. Alam mo yung namatayan ka tapos wala kang ipon. Yung pampalibing ng tatay mo, hindi mo alam kung saan kukunin. Na-experience yun na ba may nagkasakit sa pamilya ninyo? Mahirap di po ba? Kaya nga sabi sa television, bawal magkasakit. Diba? So yung aking mapapangasawa at yung aking magiging anak, ganun din na aksidente, namatay. Kaya alam niyo yung problema pag dumating, barka-barkada. Kaya ganyan po yung nangyari sa akin, talagang chronic yung stress. Alam niyo, pakiramdam na gusto ko nang mamatay. Sabi ko, Lord, kung kukunin mo na ako, huwag mo na akong pagtagaling pa. Kasi dumating na talaga yung time na naglalagas na yung buhok ko, naglalagas na yung balahibo ko, hindi na ako makatulog man ako, parang ayaw ko nang gumising. Alam niyo yung pakiramdam na yun, yung chronic stress. No, yun po yung,
yun po yung epekto nun. Sobrang isas. Kasi dalawa yun, isang acute, isang chronic. Yung na-traffic ka lang papunta rito, ano lang po yun, acute lang yun. Na, pero yung tumama sa akin, talaga uncontrollable na. Tapos may mabukol na ako sa lalamunan. Na tuwing umaga, pinipiga ako yun, may patay na dugo, may patay na nana, na sobrang baho. May sisa ko sa bato. That time. So, nana-invite ako dito sa opisina, kidnap yung pagkaka-invite sa akin dito. Ang sabi sa akin, Archie, samahan mo naman ako sa Robinsons, may bibilihin lang ako. Kasi that time, ang office pa natin sa Robinsons pa, sa Galleria, sa 9th floor. Sabi sa akin, Archie, pagdating namin sa Robinsons, samahan mo ako sa 9th floor, may kakausapin lang ako. Diba? Pagdating ko sa 9th floor, meron lang maliit na conference room, may nagpapaliwanag doon. Sabi sa akin, na nag-invite sa akin, Archie, maupo ka muna, may nagpapaliwanag, sabi sa akin. Meron po bang ganun dito? May mga nakidnap ako ba dito? Wala po. Ang sagot ko naman sa nag-invite sa akin, ma'am, tingnan mo na may nagpapaliwanag, itsura pa lang, nagdidilim na palingin ko, hindi nagliliwanag, sabi ko. Okay lang po ba, pagtapos na kayo mag-usap, kung sino yung kakausapin mo, punta mo lang ako sa Jollibee sa baba. In short, ma-pride ako. Hindi ako nakinig. Hindi ako naniwala. Kasi I hate this kind of business. Graduate po ako ng engineer. ECE po, no? Electronics Communication Engineer. So malayo po sa linya natin. No? So tumagal po yung mahigit sa taon, na-invite po ulit ako nung isang pair. Nung yung nag-invite sa akin, kilala niyo yun. Yung babaeng hindi nadudumi sa video ni Kuya Kim. Yung may Donald dito. Siya yung nag-invite sa akin. Ka-charge mate ko siya. Siya yung angel ng buhay ko. Alam niya kung bakit? Hindi niya ako tinigilan. Kinulit niya ako for more than a year, kinukulit niya ako hanggang sa ma-corner niya ako. Sabi niya sa akin, Chief, pahingan mo lang, hindi ka bebentahan. That time, ang nangyari po dito, nung ako'y na-invite dito, ang agandahan dito, pinapalayas na ako sa bahay ng hipag ko tsaka ng aking kapatid. Kasi hindi na ako nakaka-share. No? Mahirap pala maging mahirap. There's no nobility in poverty. So yun po yung na-recognize ko. Pero pag may pera ka, marami kang friend. Tama po? No, yun yung kagandahan. So nung na-invite po ako dito, ating paliwanag na sa akin, si Sir Joey Marcelo na. Okay, Sir Joey Marcelo ang nag-invite sa akin. Sabi ko kay Sir Joey, Sir, excuse me ha. Sabi ko, para clear po tayo. Even you are the greatest salesman of the world, even you are the CEO of this company, hindi mo kayang bentahan ngayon. Alam niyo kung bakit? Ask me why. Why? Ask me why. Why? Sabi ko, 10 pesos lang po laman ang bulsa ko ngayon. Magkano isang capsule? 15 pesos. Utang ko pa 5 piso. Pero sabi sa akin, Sir Joey, subukan mo lang yung produkto natin. Binigyan niya ako isang box ng capsule. Wala tayong pag-uusapan. No? Papaliwanag ko lang sa iyo yung about product. Yung pinaliwanag sa atin, Sir Chris Abili. Subukan mo yung produkto natin. No? Pag walang epekto, huwag mo nang bayaran sa nag-invite sa'yo. Pero pag may epekto, bayaran mo naman. 900 lang yan. Siguro naman, kaya mong gawa ng paraan. Sabi sa akin. Nung sinubukan ko po yung produkto, doon ko na-recognize, doon ko naramdaman yung pinakamasarap na tulog ko sa buong buhay ko. Dalawang capsule pa lang po. Palakpakan po natin, Prada. Tinuloy-tuloy ko po yung paggamit ng aking produkto. Tinuloy-tuloy ko po, halos maubos ko yung one box. Sinatanong na ako ng mga kapitbahay, Archie, anong produkto ginagamit mo? Mukhang in love ka. Mukhang bumabata ka. Mukhang nag-glow ka. Baka pwede rin sa amin yan. Sabi ko, maganda talaga yung produkto. Okay, so nung pinapalayas ako ng bahay, good news, yung kapatid ko po at saka yung hipag ko pinalayas ng Lord sa bahay. Kasi yung hipag ko napunta ng Qatar, yung kapatid ko napunta ng Dubai. So ito po yung back pay ng kapatid ko, nagkaroon siya ng back pay, 6,000, inuutang ko. Yung pinang-start ko dito. Kaya kung wala kang puhunan, pag-pray mo, Lord, bigyan mo ko ng puhunan. Isipin mo na ngayon yung mga kakilala mo na pwede mong utangan. Sabi mo sa utangan mo, last na to. Tama po? Kasi kayo naman papautang sa kanya after 2 to 3 years from now. Baka ilibre mo pa siya. Tama po ba? So nagsimula po ako sa isang starter kit that time. So ginagamit ko. Maganda doon, yung mga nabentahan natin ng produkto, meron na may goiter. So after a few days, lumit yung hanggang sa tuloy na wala yung goiter niya. Sabi sa teacher na nabentahan natin, ang galing naman nung nag-opera ng goiter mo, bakit walang peklat? Ano yan, laser? Sabi niya, hindi, may ginamit lang ang produkto, yung barley. Word of mouth advertisement lang, kwento, dumami lang po. No? Dumami yung gumagamit yung order sa akin. Kaya, ito yung produkto na hindi mo na kinakailangan yung paliwanag eh. Tama yung sabi ni Sir Chris kanina, hindi ito patalinuhan, hindi ito pagalingan, hindi kinakailangan super galing ka po dito. Kasi may magpapaliwanag na para sa'yo. Kasi pag tayo magpapaliwanag, baka magdilim. Yung pinagpapaliwanagan natin, yung paningin na pinagpapaliwanagan natin. Do you agree? Tama po, invite mo lang po dito yung agandahan.
Tapos meron doon, no, meron doon yung hindi lumalabas yung gatas. Di ba may mga ganyan mga bagong panganak, hindi lumalabas yung gatas? So nasira natin ang produkto ngayon. Ang problema niya ngayon, sobrang lakas ng gatas. Oo, oh, halos malunod yung baby. Oo, oh, kaya natuwa-tuwa yung daddy eh. Banding sila. Happy na yung baby. Happy pa yung daddy. Diba? Oh, ang ganda eh. Diba? So, ang alandahan dito, after few months lang, I think mga 4 to 6 months, naging franchisee po ako. Oh, that is 119,760. From 6,000 na inutang ko lang sa kapatid ko, ayan po, ito po yung nag-invite sa akin, ayan po ako, pang top 3 po ako sa Franchise Movers. After another 3 months, top 3 po sa Franchise Movers. Pwede na po ba yun? Yes! Maganda po may produkto, napaganda. So ang good news niyan, another 4 months, kasama na lang po ako sa top 10. Hindi ko pulin niya to. So ang good news po niyan, no, yung mga kapatid ko po, because of something na pagtapos po namin, ito po yung dalawang bunso namin, yung bunso lalaki tsaka yung bunso babae po namin. No, ito po yung pang-siyam. Sa mga kapatid ko, ito po yung pang-walo. So siyam kami magkakapatid. Ako po yung pangalawa. Yung kuya ko maagal naman din yun eh, kaya maagal nag-asawa. Ako yung tumay panganay sa amin. No, so, ang good news po, because of something, no, sabi ko pwede pala mabago yung buhay, pati yung mahal mo sa buhay, habang buhay, kahit na nasa kabilang buhay ka na. Kaya kahit wala ka na, masaya pa rin sila. Bakit sila magiging masaya kasi wala ka na. Kahit na wala ka, meron kang iiwanang maganda. Meron kang ipapamana. Yun ang good news dito eh. Yung pinaghihirapan mo ngayon, pwede mo pala ipamana sa mahal mo sa buhay. Hindi ka kaya pa nagtatrabaho ka. Kahit gano'ng ataas sa position mo, hindi mo pala siya pwede ipamana. Kahit sa anak mo, kahit sa asawa mo. Do you agree? Yes. Samantalang dito, yung trabaho mo na to, paghihirapan mo dito, pwede mong ipamana. Yun ang kagandahan, hindi na kahirapan ang ipapamana natin. Okay po ba yun? Yes! Yun ang good news po dito sa Sunday. Okay, so ang maganda pa dito, ito po yung bahay namin before sa Nueva Ecija. Yan siya. Di ba ang ganda? Oh. Paghiga mo yan, tanaw mo yung buwan. Tanaw mo yung stars. Kasi butas-butas po yung bahay namin, nakita mo yung aming dingding. Totoo po yan, yan po talaga, yan po ako lumaki sa Nueva Ecija. Kaya takot po ako sa tao. Isa po sa sakit ko is chronic shyness, yung sobrang matinding mahiyain. Takot na takot po ako tumayo sa harapan, takot po ako makipag-halubilo, no, anti-social po ako that time. Pero ang good news, because of Sante, because of this kind of business, may libre po mga training para ma-overcome yung fears and doubt mo. Kasama na po yon sa babayaran ninyo. Kaya ang sikreta pala dito, no, maging seminarista lang po kayo. Ibig sabihin, mag-attend lang po kayo ng attend ng mga libreng seminar natin dito. Libre, i-avail nyo po yon. So ang good news po yan, after na, yun nga po, after ilang buwan po, no, after 2 years ko po ginawa yung Sante, ayun na po yung tsura ng bahay namin ngayon sa Nueva Ecija. Pwede na po ba? Yes. Sulit na po ba? O, sulit na sulit. Yes. Sulit na sulit na po ba? Yung bahay po na yan, hindi po sa akin yan. No, hindi po sa akin yan. Binigay ko po yan sa parents ko at saka sa mga kapatid ko. Sa Nueva Ecija. Kasi hindi na po ako titira dyan eh. Mama, ano feeling mo, regaluhan ka ng anak mo ng ganitong bahay? Masaya o napakasaya? Napakasaya. Parang hindi halata, sabi lang, napakasaya. Parang pa natin si ma'am. Di ba? Ayan po ako sa taas. Ayan po, no, nasa taas. Kasi bakit po sa kanila yan? Kasi meron na rin po ako sariling bahay. Ay, eto, sulit na po ba yung pinangutan natin, no? Sulit na sulit. Sulit na sulit. But wait, there's more. Nakalipat na po ako sa bahay ko sa Giginto, Bulacan. Ayan po yung tour niya. Medyo magulo lang po siya. Pero dyan po ako nakatira ngayon sa Bulacan. Dyan po ako umuwi ngayon sa Tabang sa Giginto, Bulacan. Because of Sante. Dati pinapalaya sa bahay, ngayon may sarili ng bahay. Okay po ba yun? Yes! So ginagawa ko po yung Sante ngayon for more than 4 years. 4 years na po na ginagawa ko yung Sante. So sabi ko, ang tagal ko yung nagtrabaho, sobrang sipag ko dati, pero wala akong naipon. Ang naipon ko? Pink slip. Yun nga, kasi slip lang na slip sa kamay ko yung... Diba? Sweldo, bayad, utang, sweldo, bayad, utang, ganun lang. Ano nagdagdag sa akin? Edad. Kaya kung uulitin lang natin sa mga nagtatrabaho po ngayon, kung uulitin lang natin yung ginagawa mo ngayon, yun lang din yung resulta. 2 to 3 years from now, 5 years from now. Anong feeling nyo? 2 to 3 years from now, 5 years from now, kayo na po yung isa sa nagkikwento dito. Masaya po ba o napakasaya? Napakasaya! Diba? So yun po. So ang maganda po dyan, dati po pangarap ko lang po, kasi dahil mahirap po kami, actually, below poverty line pa po kami. Yung tinatawag na poorer of the poor. Na-experience po namin talaga wala kaming kinakain. Alam mo yung mga magsasaka,
no? Madalas kami pa yung walang makain na bigas. Totoo po ba yun? Yes! So madalas po yan, hindi kami kumakain. Yung mga kapatid ko, pinaapon na po yan yung iba niya sa mga tito ko, lola ko. Kaya hiwa-hiwalay po kaming lumaki. Pangarap ko po talaga sa buong buhay ko na magkasama-sama man lang kami kahit sa araw. Yun po yung pangarap ko talaga before. Kasi talaga lumaki ako para makasama ko lang sila. Pag day off ko po, no, ako nagtatrabaho. Dadaanan ko yung kuya ko sa Shangri-La. Dadaanan ko yung kuya ko sa San Andres Bukid. Dadaanan ko yung isang kapatid ko sa Bulacan. Dadaanan ko yung isa sa bayan ng Santo Domingo. Bago ako dumiretso ng bahay, makasama ko ibang mga kapatid ko. Pero ang good news sa Sante, pwede pala kahit ilang linggo, kahit ilang buwan kayo magkasama-sama sa isang bahay. Yung pala kagandahan dito. No? So napagsama-sama po, yan po yung sa bahay po namin yan. Hindi lang mga kapatid ko, pati mga pamangkin ko po. Hindi kinakailangan pala na meron pang pagkakataon or may birthday pa para magsama-sama kayo. Pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yan po ang sakit na karamihan sa atin. Yung tinatawag na excusitis. Maraming excuses. No? Maraming excuses. No? So, ano po ba nagpapasenso? Yung paraan o yung dahilan? Paraan. Gusto nyo bang masenso? Yes! So, gawin nyo lang ng paraan para makasali po kayo dito. Okay? So, ang maganda po dito, nagsimula lang po talaga ako sa ilang tao, pero ang maganda po dyan, lumaki na rin po na lumaki yung ating grupo. Yan po yung pangalan ng grupo namin, Unstoppable Champions Group. Now, hindi po ako magaling na nasabi nga ni sir, no? Ano lang po ako? Ginagawa ko lang po to online. Kasi mahihiyain nga po ako. Nagpo-post lang ako sa Facebook, lahat na mag-like, prospect, usap, deal. Ganun lang po kadali. Okay po ba yun? Yes. So, tuturuan po tayo dito ng mga libre mga trainings po dito. Sikreto lang po, no? Attend lang kayo ng attend ng mga training, maging seminarista lang po kayo. So, ang maganda po dito, sabi nga, nagiging global po tayo. Ang good news po dito, no? Lumalaki na rin po yung grupo ko international. So, pwede ka kumita ng peso or dollar. Okay, ang pinakamahirap lang po dito kita ay yung first 1 million mo. But, when you earn your first million, your next millions will follow. Mamimili ka na lang kung yung peso ba yun or dollar. Yung million na yun. Anong gusto niyo? Peso o dollar? Dollar! Dollar. No, parang iba hindi pa makapaniwala. Nangyayari na po ngayon yan. At mag-open pa tayong international, no? Marami. Ambition ko po, by the year 2020, no? 2020 vision yung tawag ko dito. By the year 2020, meron akong downline sa 2020 countries. Pwede na po ba yun? Yes! Anong feeling po ninyo pagka gano'n na nangyari sa inyo? Meron kang 20,000 downline sa 20 countries at the year 2020. At hindi po magiging posible yan kung hindi po kayo sasali sa amin, kung hindi niyo po gagawa ng paraan. Kaya I'll suggest po, no? Kung sawa ka na sa buhay mo ngayon at hindi ka na masaya, baka ikaw lang nag-engage sa trabaho mo ngayon, sa ginagawa mo ngayon, kailan mo huling tinanong yung asawa mo, yung magulang mo, sa binibigay mo sa kanila? Kung ikaw may anak, tingnan mo po yung anak mo, ito lang ba yung buhay na kaya kong ibigay sa kanila? In Sante, the best is yet to come. Nagsisimula pa lang po tayo. Napakaganda ng produkto. Hindi mo na kailangan ipaliwanag. Hindi mo kailangan ipaliwanag. May magaling na magpapaliwanag sa atin, si Kuya Kim Atienza. Do you agree? Yes. So ganoon lang po kaganda yung ating produkto. So yan po, we are the champions. Yan po yung mga partners natin. So yun lang po ang share ko sa inyo. So gawin nyo lang po ng mabilis. Gawin nyo lang po kagad ng paraan. No? So, kasi sabi ko ako, ipapangutang mo to ngayon. Ipapangutang mo to next year. Ipapangutang mo to next month. No? Bottom line, nangutang ka din eh. Tama po ba? Kung jo-join ka ngayon, jo-join ka bukas, jo-join ka next month, or kaya next year, bottom line, mag-jo-join ka pa din. Kaya dapat, gawa mo kagad ng paraan na maka-join ka as soon as possible. Kasi ako, ano rin ako eh, mahilig ako mag-analyze. Analyze. Kaya muntik na ako ma-paralyze, kaka-analyze. No? So, ako yung una in-invite ng aking upline, dapat ako yung nasa taas, napunta pa ako sa ibaba. Kasi dito, pabilisan lang ng desisyon. Okay? Pagka nauna ka sumali, sobrang sipag nung upline, mapossible, nabigyan ka pa ng spillover. This is business for yourself, but not by yourself. Nandito po kami para tulungan po kayo. Okay? Kasi sabi ko lang, kung sino yung mga kamag-anak mo, kung sino yung mga kaibigan mo, mga kakilala mo, yun yung madalas na hindi nakakatulong sa inyo. Do you agree? Yes, yes. Kung sino mga hindi nyo kamilala, yun yung madalas na nakakatulong sa inyo. Do you agree? Yes. So personally, hindi ko kayo kakilala, hindi nyo rin po ako kakilala, pero pagdating sa Sante, isa po ako sa pwedeng tumulong sa inyo.
Kasi alam po namin kung ano po yung pangaramdam na gusto magsimula na walang gustong tumulong sa'yo. Again, my name is Archie Andres, Platinum Executive Director, and I'm on grass. Palakpakan naman natin. Magandang istorya, no? Actually, in my 20 years in this kind of business, ang dami ko na sa grupo ko rin ang yumaman sa team ko. Okay? So, kumbaga, ang sabi ko nga sa team ko, kayo na ang unang yumaman dito. Okay na ako. Pinagdaanan ko na yan. Kayo naman ang sumunod. Maganda? Bakit? Pag sila yumaman, ano ko? Yayaman, di ba? Ganun lang yung kasimple, kaibigan. Hindi mo na kailangan mag-isip. Bakit? Pag lahat ng yan, tinuturuan ko. Lahat ng yan, gumagaling. Lahat ng yan, leader. Nakatayo na lang ba ako? Yes. That's why I'm doing right now. I'm just talking. Maganda? Okay. Meron pa ako isang tatawagin na... Ito, isa rin to sa inaangahan ko eh. Talagang bata to eh. Kumbaga, nung nagsisimula ako, nakikita ko sa kanya yung sistema niya na ginagawa ko rin nung araw. Ito yung parang... wala kang isasaing kinabukasan. Yan. Ganyan ang naging ngayon ko nung araw. Kailangan gawin ko tong negosyo na to kasi bukas walang kakainin ang pamilya ko. Masarap ba yung ganun? Kung ganun ang magiging idea mo, whatever it takes, gagawin ko ang negosyo na to, mabago ko lang ang buhay ko. Simple lang. Kung paano mo to gawin, ikaw ang nakakaalam mo. Okay? Isang batang bata na talagang ginawa ang negosyo na to within 3 years. Kaya nga yung reality ng business na to maximum 5 years. Pero within 3 years, kumita na ng million, now earning, na ano ko nga, last time, kumita ng 6 digit. Diba? At age of mga 27 lang yata ito. Baggage, kaya lang, not available na, sorry. Diba? Kumbaga, guwapo, future millionaire na sante. Maganda yung ganon? Yes! Ito yung maganda, di ba? May magandang lahi ka na, may magandang buhay ka pa. Yes! Maganda yung ganon? Yes! Kaya ikaw, kaibigan, kung single kang babae, mag-anap ka sa loob na ng sante. Marami dyan. Malamang, katabi mo pa dyan. Tingnan lang natin. Okay, hindi ko na patatagalin. One of the Diamond Executive Director of this company. Pag tinawag ko, sobrang palakpakan lang natin. Okay? Mr. Mark Peranco! Hello, hello, my guest. Okay, so, good evening po sa lahat. Anyway, sobrang na-amaze ako and talagang nararamdaman ko yung sinasabi ni partner Chris Galeneto po. Gutom na po ba? Aramdaman ko yung iba parang gutom na eh. Diba? Nakikita ko kanina nasa likod ako, yung iba gustong tumayo eh. Diba? Sino po mga first timer po? Okay lang po ba makilala ko? Makita ko pa? Taas po kayong kamay. Taas! joke lang po. Sorry pa. Sorry, joke lang. Taas po ng kamay. Ba't binaba? Ayan. Ayan. Binaba. Okay? Sino po yung nag-invite sa mga first-timer? Okay lang po ba makita ko? Nasa tabi niyo po ba? Yes! Nasa tabi niyo po? Yes! Okay. Okay lang po ba mag-request sa inyo? Okay lang po ba pasalamatan niyo po yung nag-invite sa inyo? Sige po! Sige po! Pasalamatan niyo po! Okay. Oh, ba't may siniko? Sino yung nagsiko? Nakita ko. May nagsiko eh, no? Sino nagsiko? Nakita ko eh. Kita ko yung suot niya, kulay flesh. Anyway, maraming salamat sa pagpunta niyo dito. Again, pakilala po ako sa inyo. My name is Mark Ferranco po. Ako po yung from Romblon. Dahil lang po ako dito sa Manila. Okay? So, HRM graduate po ako. And then, ang dami. Nakalimang fast food akong Jollibee, isang green. So, sobrang haba kung ikikwento ko. Okay, sabi ni partner Chris kanina, hanggang 12. Okay? Okay lang po bang mag-extend, ma'am, hanggang alas 2?
Okay lang po? Okay lang po. So, no. Alam ko, importante yung oras nyo po. Hindi ko po sasayangin yan. Okay, mag-share lang po ako. And pinag-pray ko kanina na sana ma-inspire ko po kayo. Gusto niyo po ba, sir? Marinig ko yung kwento ko. Okay lang po ba? Pataas ng kamay yung ka-jo-join lang. Or almost, yung mga nag-join, mga 1 week na. Ilang weeks ka na, ma'am, nag-join? 2 weeks. Okay lang ba kung ma-interview si ma'am? Okay lang po ba? Ma'am, anong dahilan bakit ka po nag-join? Try ko na dati sa Taiwan yung something. Meron ako stage to breast cancer. So, ma'am, kamusta po kayo, ma'am? Okay pa. Yes. Okay, palapan natin si ma'am. Okay. Gusto kong makita yung nag-join dahil sa business po. Patas pa ng kamay. Okay. Yun, si sir. Okay. Sir, kailan kayo nag-join, sir? 1 week. Okay lang bang matanong bakit kayo nag-join, sir? Gusto kong yumaman. Gusto kong mabago ang buhay ko. Para sa? Palapakan natin, sir! Palapakan natin. Okay, so, sir, may pamilya po kayo? May asawa? Ilan, sir? Isa. Pag-anak. Tatlo po. Okay, so, pag para sa pamilya, kahit anong gagawin natin. Tama po ba? Okay. Palapakan ulit natin, sir. Bakit ko natanong po? Lahat naman tayo, bakit tayo pumapasok tuwing umaga, gumigising na madaling araw, umuwi ng late, nag-o-overtime, lahat ng yan para sa loved ones natin. Totoo ba, sir? Yes. Tama? So ngayon, ako, kaya tayo nandito, unabot na tayo ng 9, actually hanggang alas 2 naman tayo, kunting tiis na lang yan. Tama ba? So para sa pamilya natin, tama ba? So ngayon, ayun. Kagaya ni sir, kaya ako ito ginawa because of para sa loved ones ko. Okay, HRM graduate po ako, kaya nga lang yung means para mag-yumaman sa pagiging HRM graduate po, ako po yung nagtrabaho sa Oakwood Hotel. Sino yung nakakaalam ng hotel po? Oakwood. Yung hotel po, ganun. Galing ako sa hotel, bartender po ako doon, kaya nga lang hindi ko po nakita yung asenso ko doon. Alam mo bakit? Kasi bakit ang minimum wage dito sa Pilipinas napakababa. Ay parang province ng Romblo, nagpaalam ako sa nanay ko. Actually, madrama pa yung paalam ko sa nanay ko. Sabi ko, Nay, payagan niyo akong pumunta sa Manila. Bakit? Para umasenso tayo. Diba? Naiyak-iyak pa. Tapos pagdating dito, graduate ako ng college. Tapos, nung nasa hotel na ako, tinanong ko yung manager ko, Sir, ilang years ka na dito? Sabi niya, 10 years na ako. Sir, kamusta? Kailan? Anong oras uwi mo mamaya? May sasakyan ka ba? Sabi ng boss ko, sasakyan? Gulo nga, wala, sasakyan pa. Tama mo ba? So, ang tinignan ko kakaagad, yung future ko, kung susundan ko yung ginagawa niya, ano kayang mangyayari sa akin? Kasi for me, the most important in this world is time. Tama ko ba? Yes! Sobrang important. Palapak po kayo. Sobrang importante yung time. Kasi bakit? Anong oras na ngayon? Alas 9 na po. Hindi na natin maibabalik yung 8 PM, 7 PM, 6 PM. Tama po ba? Pero karamihan sa atin, inuubos natin yung time natin sa pagtatrabaho rather than spend natin sa loved ones natin. Tama? Bakit tayo nandito ngayon sa Santay? Bakit inaabot tayo ng 9? Kasi bakit? Gusto nating dumating yung time, may time freedom na tayo at financial freedom. Yes! Tama po ba? Ngayon, okay, i-share ko po sa inyo yung nangyari sa akin na kung gagawin nyo to at itatry nyo po, okay, at pag-aaralan nyo po, posibleng yung nangyari sa akin or nangyari sa iba, posible rin pong mangyari sa inyo. Tama po ba? Or mahigitan nyo pa po. Pero bago yun, bago ko i-share tong nangyari sa akin, okay lang po ba sa mga first-timer, pataas ng kamay yung nagka-interest sa business po? Pataas ng kamay. Anyway, maganda po ba yung business? Yes! Yes! Maganda. Okay? Sino yung nagka-interest po? Yan, dami. So, bilangin nyo po para mamaya, padlock natin dyan, pag ano to. Taas mo ng kamay. Taas mo. Yun. Maraming salamat. Sino po yung nagka-interest na mag-jo-joy na po? Ayun. Palapakan natin si ma'am. So, tama po. Kasi sa buhay, kailangan mo lang desisyonan kung ano yung mayroon ka ngayon. Kasi naniniwala ako na kung anong mayroon ka ngayon, hindi naman issue yan eh. Ang importante, ano yung gagawin mo ngayon para gumanda yung bukas mo. Tama po ba? So ngayon, isishare ko yung nangyari sa akin na sobrang blessed. Kasi bakit? Na-invite ako sa Santay. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, kung yung nag-invite po, kasama nyo ngayon, palapakan nyo po siya. Tama po? Ay, tuloy nyo na yan. So, ako po, graduate po ako ng
HRM, sabi ko, ang isa na lang na opsyon na gagawin ko is mag-ibang bansa. Kasi sa Pilipinas po, napakaliit yung chance na umasinso ka. Kahit nasa hotel, kahit may service charge, kahit may tip, hindi pa rin ganun kalaki. Tama po? So ngayon, sabi ko, nakita ko yung mga katrabaho ko ng ibang bansa sila. Yung iba umaasinso, pero yung iba hindi rin naman. Tama? So ang goal ko, magpumunta ng ibang bansa, but not to enjoy, to work. Tama? So ngayon, ang ginawa ko, nung nakita ko si Santay, inaral ko siya, nag-join ako. And ang good news, sa Santay, pag sinipagan mo, talagang susuklian niya. Tingnan niyo po, because of this business, nung inaral ko siya, binigay ko lahat sa Santay, nag-qualified po ako ng travel, Hong Kong. Talapakan niya naman po. Itong good news po, nung nag-qualified po ako ng travel, marami po tayo dito, ayoko masaktan yung iba, pero marami dito seaman po. Pero kung tatanungin nyo, ilang beses na kayong nag-travel na kasama yung wife mo? Tama? Minsan halos, minsan wala pa eh. Kahit Pilipinas, minsan wala. So ngayon, tuloy po natin. Because of this business, nakasama ko yung wife ko, Hong Kong. Yes! Palapakan nyo naman po. And, syempre, Macau. Okay, tuloy po natin. And, pagbalik namin, nag-qualified po ulit kami, Vietnam po. Okay, at the age of 27 that time, ngayon po kasi 28 na po ako. Yun, bata pa rin. And then sa December po, mag-26 na ulit ako. So ngayon, tuloy natin, ayan po, nag-enjoy po kami sa Halong Bay, Vietnam. So ang sarap kasi bakit, nakabukod sa naka-buffet ka, okay, nandun ka lang, ang sarap, umiikot-ikot lang yung sinasakyan namin. Diyan po kami natulog. Worth it po ba yung pinagpaguran ko? Yes! Worth it po ba yung pinagpalit ko sa career ko bilang HRM? Yes! Kasi bakit? Nag-travel naman ako pero not to work but to enjoy. Okay, tuloy tayo. Ayan. Anyway, ka-qualified ulit ako na Hong Kong ulit ngayon. And sabi ko, one time, may anak na po kasi ako, sir. Isa pa lang po, babae. Tapos, paalis kami, uuwi yata kami that time ng Ilocos po. So, eto na. Ang init nung umalis kami ng bahay, pero pagdating namin sa Rotonda, Pasig, umulan. Tapos sobrang traffic, wala kaming masakyan. Ni taxi, kahit may pambayad ka ng taxi, ayaw kang isakay. Naranasan niyo na po ba yan? Yes. Naranasan ko po yun. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko sinabi sa wife ko, pero deep inside, umiiyak po ako. Bakit? Sabi ko sa sarili ko, gagalingan ko si Santay, tatrabahoin ko siya, pagsisikapan ko siya, kasi gusto kong dumating yung time, hindi na kami magko-commute. And because of this business, in-award sa aming mag-asawa, okay? Honda City VX, top of the line. Pwede po ba? Yes! Enjoy po? Yes! Pwede na po? Yes! Pwede po. Okay, so ngayon, ayan, in-award sa akin, no? Diba? Dating probinsyano mo, ngayon, probinsyano pa rin. Kamukha ni Coco Martin po. Wow! Okay na lang, payakin na ako, may hawak ng mic eh. Diba? So ngayon, tuloy tayo. Ayun, ay grabe. Sa Santay talagang, 'di ba? Kikita ka talaga eh. For example, yung sa wife ko, nasa 1.2 million siya ay, ang gross income niya po. Ang balance niya that time 69 eh. Nag-share ako that time September po. Pero ngayon, tingnan natin yung balance niya. Eh, sir, wala nang ipapakita, no? Sir, magkano? Okay. Grabe! 421. 421,000 pa. Talapakan niyo naman pa. So, Mark, bakit mo pinapakita? Pinagyayabong mo ba yan? No, pinangiingit lang po. No. Ginagawa ko to kasi bakit? Pinapakita ko sa inyo na kung gagawin niyo sa Santay, may future po talaga kayo. Okay. And yung sa akin po, nasa 2.7 million po. Pwede na po? Yes. At the age of 28, millionaire po? Yes! Yeah. So, ngayon, tuloy tayo. Ito yung team ko po. Eagle-driven team yung team ko po. Meron din po akong Dubai, meron pong United Kingdom kay Partner Cell, and meron na rin Japan. Iba-ibang lines po. Why? Paano mo nagagawa? Ngayon, sobrang, kung wala kang networking ngayon, napag-iiwanan ka na kasi bakit sobrang daling gawin na ngayon yung networking. Mas lalo na't may Facebook marketing po. So maximize, instead na mag-post ka sa Facebook ng masama ng loob mo, why not post mo si Barley? Tama po ba? So, ayan. And team ko po, ito yung Dubai team po. Ito yung mga team ko sa Pilipinas. And, yun!
Bago ko magtapos, pakilala ko sa inyo yung family ko po. Ito yung wife ko, ito naman yung baby ko. Sobrang na-experience ngayon ng pamilya ko yung masarap na buhay. Dati, squatter area sa Pasig. Ngayon, Pasig pa rin, pero air-conditioned na po yung bahay. Ba? Talapakan nyo po. Sobrang sarap kasi anytime na gusto namin kumain sa masarap na kainan, nagagawa na po namin. And one time, pumunta dito yung tatay ko, sinundo ko siya, sabi ko, "Tay, sakay sa passenger seat." Sabi niya, paano ba yan? Sabi ko, "Kabit mo yung seatbelt." So, kinabit, nanginginig din siya, para ako gutom na eh. Kinabit, so sabi niya, hindi ako marunong nito. Pero nung pauwi na kami ng bahay, nag-drive-thru kami sa Jollibee, hindi niya, nakita ko sa tatay ko, sobrang saya niya. Pagdating namin ng bahay, kumain kami, pero ang bilis kumain ng tatay ko, labas ng bahay yung tatay ko, yun pala tinitingnan niya yung sasakyan ko. Sabi niya, sa anak ko ba talaga to? Tama ba? Pero palapakan niyo. And ayun, akala niya, sobrang saya niya, pero deep inside, ako yung pinakamasaya. Kasi bakit? Sa probinsya may sasakyan din kami, kabayo nga lang. So ayoko nang patagalin pa, ayan, so... Maganda po ba yung nangyari sa akin? Yes! Maganda po? Yes! Palapakan niyo po naman ako. Guys, lahat nandito ngayon, lahat siguro yung na-inspired yung iba, nagugutom na. Okay? Pero sino dito yung may pangarap? Pataas ng kamay. Lahat may pangarap. Kung may pangarap ka ba para sa'yo at para sa loved ones mo, gagalingan mo ba? Yes! Pangalawang tanong, kung sa tingin mo ba, yung tanungin mo sarili mo, huwag mo sagutin, yung ginagawa mo ba ngayon, sa tingin mo ba, 3 to 5 years from now, makukuha mo yung pangarap mo? Kung ang sagot mo ay hindi, try mo kami. Kasi bakit? Marami na pong umasinso sa Sunday. Opo, bumata pa. Tama, ma'am? Yes. Okay, bumata pa. The same time, ngayon, feeling ko ngayon, pang 6 days ko pa lang sa Sunday. Kasi sabi ko nga, kung nagawa ko ng 4 years, ngayon, umpisahan ko kasi gusto kong maging doble, triple yung result ko po. Palapakan po natin. Gusto niyo po ng tip po? Yes. Para mabilis yung makuha yung gusto niyo sa Sante? Yes. Gusto niyo po? Yes. Actually, kailangan yung pilitin ako. Okay. Ito po, ayaw kong mag-secret po sa inyo. Alam niyo po ba yung mangga? Sino po yung nakakain na ng mangga? Yung maniba lang na medyo green po siya, tapos may sawsawa na bagoong. Masarap po ba yun? Yes! Okay, tulungan niyo po ako. Imagine niyo po na may hawak akong bagoong dito. Tapos may hawak akong mangga dito sa kabila. Tapa? Sarap, tama? Ngayon, isasawsaw ko siya. Tapos kakainin ko. Sarap. Masim-asim na matamis. Sarap, no? Sarap ha? Sarap. Sarap. Okay. Tanong, sino yung naasiman po? Patas ng kamay. O, naasiman. Okay? Yung iba ayaw, yung natamisan yung iba. Eh. Pero ito lang, may hawak po ba akong mangga? Wala. Wala akong hawak na mangga. Pero, naramdaman niyo yung mangga, yung asin. Tama po ba? Yes. Anong moral lesson doon? Okay? Anong moral lesson doon? Asin na mangga. Sa Sante, kung gagawin mo to, dapat, ngayon pa lang, nararamdaman mo na magkakaresulta ka. Dapat ngayon pa lang nararamdaman mo na yung sasakyan, yung bahay, yung travel, yung milyon, kikitain mo yun sa Sunday. Tama po ba? Kasi bakit? Ba't ko nasabi yan? The moment na nag-umpisa ako sa Sunday, ginawa ko po yun. At ito na lang, last na lang po yung hindi ko nakukuha. Bahay na lang po, kuta na po ako. Yes! So, palapakan po natin guys. Again, maraming salamat sa inyo. Sa time nyo po, sobrang na-appreciate namin yan. At talagang hindi kayo tumayo sa kinakaupuan nyo ngayon. Ito lang masasabi ko guys, please, mag-join ka. Not only to please us, but to please your family. Again, my name is Mark Ferranco, and I'm Gross. Ganda na istorya, no? Yes! Imagine mo, batang-bata at 8 to 28 millionaires. Kaibigan, naranasan mo na ba minsan yung magkakaroon kayo ng tinatawag na reunion? Diba? Reunion. Nung araw, umaten ako ng reunion, yung scholar namin dumating sakay ng jeep.
naka-jeep as in. So, yung bobo na robo, dumating, naka-montero. Anong difference? Matalino ba siya? Bobo ba yung nagsasalita ngayon? Kaibigan! Kaibigan, ang matalino, kapag walang narating sa buhay at hindi na bago, yan ang tunay na bobo. Pero ang bobo, kapag nabago ang buhay, yan ang tunay na matalino. Yes! Ganun lang siya kasimple. Kasi kung matalino ka, di sana asensado ka. Yes or no? Yes! Pero pag hindi mo nagawa, ikaw ang tunay na bobo. Okay? Kilala mo, ma'am? Ma'am, kilala mo? Yes. Tingnan mo, ma'am. Dating artista yan. Oh, Jesus! Hindi mo, ma'am? Dating artista. Ma'am, kilala mo? Yes. Si Robin Parilla. Ako po yan. Okay? I love target shooting. Mahilig ako sa baril. Simple lang. Bakit? Dati po akong hold-upper. Dating hold-upper, nabago yung buhay. Nakakapagpabago ba talaga ng buhay? Yes! Imagine mo! De joke lang. Criminology graduate po ako. Police by profession. Mag kung ako nag-police, ganito ba ako pangkit ngayon? Wala akong magdra. I love, actually, gustong-gusto kong mag-police. Kaya lang, sabi ko nga, sabi sa akin ng mentor ko, Chris, kung gusto mong umaman, ganito na lang tingnan mo. Maghanap ka ng 5 hanggang 10 pulis na kakilala mo kung anong buhay nila. Sundan mo lang, yun din ang magiging buhay mo. Kaya lang, nakita ko yung kapitbahay namin. Si Mang Kanor, tumanda ng pulis. Yung asawa niya, laging nasa London. Pulis lang yung asawa, pero laging nasa London. Bakit? Loan dito, loan doon, loan dyan. Tapos yung misis niya, iisa lang ang kaibigan, ang pangalan si Judith. Nag-iisa na nga lang yung best friend, tinataguan pa. Bakit? Judith ng kuryente, Judith ng bayaran, Judith lahat ng utang. Tama? Joke lang. Okay? One of my sports in Japan is snowboarding. Yan. Isa yan sa hilig ko. Sabi nga, galing ka sa taas, pagbagsak, bali ang leg, or either dampunin ka sa kangkungan. I love cycling. Dati po akong triathlete team ng tinago ko sa pangalan na company na Herbalife. Yan. I'm very proud with the company. Bakit? Siya ang nagpabago ng buhay ko. Hindi ko yan itinatanggi. I am the only Filipino na try team nila. Of course, marami kaming team, iba't ibang bansa. But ako lang po yung nag-iisang Pilipino. And I love rock climbing. Mahilig po ako sa ganitong sports. Kumbaga, buwis buhay ang ganitong sports. Yan. And mountaineer po ako. Mahilig ako umakyat ng bundok. Bakit? Dati rin po akong akyat bahay gang. Dating leader ng akyat bahay gang. Nabago rin ang buhay. And I love rock climbing. Yan. And pro bowler po ako ng Japan. So I love bowling. Kung mapapansin mo lahat ng gadget ko, merong Land of the Rising Sun. Yan. Even my name yan. So, ibig sabihin, bakit? I'm a Japanese attitude. I live in Japan for almost 20 years. Dari ka, niyonggo, wakarimasu. Inayin eh. Ja, ore, yoko makara, mayrimasta, kurisdesu kido. So, ibig sabihin, ang Pilipino kasi kapag nakita ang ganitong klaseng negosyo, ano ang iniisip? Reklamo, 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 reklamo bago magtrabaho. Kaya nahihirapan karamihan sa atin dahil inuuna ang reklamo bago magtrabaho. Ang Japanese, bakit sila successful? Ganito lang kasimple. Trabaho, 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 walang reklamo. So Japanese attitude na po ako, pero pusong Pilipino pa rin. Marami akong attitude na na-adopt sa kanila na napakaganda na pwede natin gayahin. Maliwanag? Kaibigan, hindi ko ito ipinapakita sa inyo para ipagmayabang. Ipinapakita ko ito kung paano at ano ang nagagawa ng networking business. Kung ako ordinaryong empleyado, kaya ko bang gawin ang lahat ng ito? Kung ako ordinaryong empleyado, kaya ko bang bumili ng isang bisikleta worth 500,000? Hindi. Dahil nasa networking business ako, kaya ang gawin? Yes! Ganun lang siya kasimple.
And because of this business, I'm using two cars. May Santi Barley? Yes. I'm proud with my business? Yes. Yes, because I love my business. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, I love my business. May Land of the Rising Sun? Yes. Meron pa rin. Sabi ko nga, I love being a Japanese attitude. Nakalagay, I'm on grass. Pinagmamalaki ko ba yung negosyo ko? Yes. Sabi nga nung kapitbahay ko, si Chris, malamang adik yan. Bakit? Pinopromote pa, I'm on grass. Nilagay pa yung website. Nandito ba yung website ko? Yes. Ano ang nakalagay? Santi Barley ba to? Yes. Every time na bumabiyahe ako, napopromote ko yung business? Yes. Yes, because this is my bread and butter. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, depende sa'yo kung paano mo gagawin ang negosyo na to. I always consider this business, this is my bread and butter. Pag hindi ko to ginawa, walang kakainin ang pamilya ko. Hanggang ngayon, yun pa rin ang sistema ko. And because of this business, ganito ang parking ko. Pwede na? Yes. And because of this business, this is the result of MLM business. Pwede na ba ito? Kung ako pulis, nakita mo ganito ang bahay ko, anong tingin mo sa akin, sir? Ano, sir? Hindi ako nagsabi niyan, ikaw. Nakuha? Kasi hindi ko yan kayang makuha kung ako nagpulis. Yes or no? Yes. Malamang sasabihin nyo, naku, patay to kay Duterte. Ngayon pa lang, hindi ka nasisikatan ng araw. Diba? Dahil nasa MLM business ako, maganda ba na ganito ang resulta? Yes! Nung araw, kaibigan, sinilang, lumaki sa squatter, maliit ang bahay, tumutulo ang bubong. Pinangarap ko nung araw, sabi ko, pagdating ng araw, babaguhin ko ang buhay ko. Naliligo ka sa libreng tulo ng ulan. Bakit? Butas yung bahay mo eh. Kaya ako naniniwala ngayon kung bakit maraming mahirap. Simple lang. Sila yung mga taong nangarap pero tamad to pa rin ang pangarap nila. At sila rin yung mga taong nangarap, hindi alam kung paano gagawin ang pangarap nila. Dito, itinuro ko ba kanina? Yes. Ipinakita ko ba kung paano matupad ang pangarap mo? Yes. Yes, kaibigan, hindi ka nag-iisa sa negosyo na to. Now, you have a choice. Nakita mo lahat ng negosyo. Healthy living, lifetime discount, and opportunity na mabago yung buhay mo. Pero hindi ka pa rin naniwala. Of course, lahat ng yan, wala ka. Then, nakita mo yung business. Kaya lang, consumer ka lang. Ano yung ibig sabihin? Sumali ka para gumamit lang ng produkto. Tama? Meron kang healthy living, lifetime discount, pero wala kang opportunity. Kasi bakit? Consumer ka lang. Ang sikreto ko rito, dapat consumer ka na, endorser ka pa. Naintindihan? Yes. Gagamitin mo yung produkto at mag-i-endorse ka. Maliwanag? Lahat ng yan meron ka. Healthy living, lifetime discount, and opportunity na makuha mo ang pangarap mo. Ano ang sikreto? Use the products and endorse the business. Okay? According to Chinese philosopher, sabi nga niya rito, what you are today is the result of your decision 5 years ago. Look at this. Kung anong meron ka ngayon, malamang, yan daw ang decision mo 5 years ago. Yes or no? Yes. Now, decide today and your future 5 years from now, makikita mo na. Ipinakita ko ba? Kung sabihin na natin 6 years ka abutin, milyonaryo ka pa rin? Yes. Kung sabihin na natin 6 years ka abutin, may branyo kang sasakyan? Yes. May libre kang travel? Yes. May monthly tinatawag na significant income ka? Yes. Ilang taong ka inabot? 6 years. Dahil tamad ka rito. Nakuha? Mark Perango, masipag? Yes. Archie Andres, masipag? Yes. Ilang taon lang inabot? Nakuha ba nila? Yes. Ganun lang kasimple. Kung ikaw, sisipagan mo sa negosyo na to, malamang malayo rin ang mararating mo. Pero dahil nakita mo ang negosyo na to at titingnan mo lang, malamang malayo rin ang mararating mo. Hanggang rekto ka lang. Hindi ka makakarating ng Terminal 3 o Terminal 2 and Terminal 1. Nakuha? Yes! Okay,
just endorse the business. Of course, pag sumali ka rito, may sarili kang website. Of course, yan yung mga website natin international. And ang maganda rito, kapag kumita ka ngayong araw, ite-text ka kagad ni Viglig. Ite-text ka niya na kumita ka. Actually, pinag-awayan namin ito minsan ni Mrs. Ko eh. Sabi niya sa akin, every 12:30, may nagte-text dito. Malamang, chicks na. Sabi niya ganun. Mamayang gabi, aabangan ko to. Pag ito nag-text, sigurado, chicks niya to eh. Timing na timing, 12:30, akala niya tulog na ako. Eh, nag-text. Nag-text, binasa. Oh, ayan! Nag-text yung syota mo! Meron ka pang pinadalang pera sa'yo! Okay, right, syota mo! May nagpadala pa ng pera sa'yo! De, joke na yan. Every 12:30 kasi, nagte-text si Big League. Masarap ba yon? Alam mo, nakaka-excite dito pag 12:30 na, ayaw matulog, tingnan ko anong oras na eh. Gusto mong matulog, pero ang mindset mo, hinintay mo yung 12:30. Bakit baka mag-ting-ting-ting-ting? Oh, alam ko na yan. Bukas ko na lang titignan. Nakuha, exciting ba yon? Masarap ba yung ganon? Nararanasan natin yan. Kapag networker ka rito, member ka ng Sunday, sigurado ang tulog mo, 12:30 pataas. Bakit? Inaabangan yung 12:30. Nakuha? Tingnan mo, 12:30, naka-online pa yan. Pero pag nagpas na ng 12:30, patay na lang yan. Okay, naiintindihan. And may sarili kang mobile app, of course. At ang maganda rito, kung ano ang package na babayaran mo rito or kukunin mo, libre ang training para sa negosyo mo. Masarap? Yes! Imagine mo, nag-aral ka ng ilang taon. Nag-tuition, gumastos. Tanong, pagka-graduate mo, umaman ka ba? Hindi naman eh. Dito, alimbawa, magbayad ka ng 9,988. Tuturuan ka pa para sa negosyo mo kung paano mapalago ng simple-simple. Maganda? Yes. Napaka-simple. At ang maganda pa niyan, pagtutulungan natin ang negosyo mo. Hindi ka nag-iisa. Ganito lang siya kasimple. Kung paano at gaano kaganda ang negosyo na to. Sir, first timer si sir, no? Sino nag-invite sa'yo, sir? Si ma'am. Okay. Sino nagsasalita rito? Ako. Sino napapagod? Sino namamaos? Pag ikaw sumali, sino kikita? Siya. Sir, wala akong pakikita siya. Siya ang kikita. Tama? Nakuha niyo yun? Kaya nga gustong-gusto ko itong business na to. Nung nagsimula ako dito, sinabi ng trainer, sinabi niya, bring your friends, invite your friends, we will teach, we will train, and you will earn. Masarap? Sir, kahit isang taon ka mag-invite na mag-invite dito, may magsasalita? Yes. May mamabagot? Yes. May mamamaos? Yes. Next time ulit, magdala ka uli dito, may magpapaliwanag? Yes. Pero kapag milyonaryo ka na, sir, palitan mo naman kami rito. Nakakapagod din. Di ba? Yes. Milyonaryo ka pa, nakaupo ka pa rin dyan. Naintindihan? Yes. Kasi sa negosyo na to, kaibigan, aaralin mo lang. Dahil sa negosyo na to, lamang ang may alam. Yes. 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 Nakuha. Hindi ka nag-iisa rito. Pagtutulungan ka namin dito kapag hindi ka sumali ngayon. Pasasara namin yung pinto. Sino yung nagtaas ng kamay kanina? Naka-video tayo. Bala mo, makakalusot ka. Subukan mo lang. Huwag ka sumali. Hindi, joke. Okay. What's next? Of course, we have the package. 9,998, you have 3 accounts. And of course, 15,988, you have 7 accounts. Okay, para mas maganda. Tingnan lang natin, ha? Okay, pagod na ba? Yes. Hanggang oras tayo? Dos. Alas 12. Alas 12. Okay, 15,988, meron kang 7 account. Ano mas maganda? Tatlo o pito? Pito! So, ibig sabihin, pitong business account ang pumapasok sa'yo. Maliwanag. And, meron tayong 37,988, meron siyang 15 activated account. Ano mas maganda? Pito o 15? 15! At ang mas maganda pa niyan, 88,000, franchisee ka na, meron ka pang 31 activated account. Mas maganda pa to? Yes! Actually, this is my account. You know why? I have 31 accounts. Simple lang. Bakit? Kung 15,988, tanong, ilan lang ba ang kaibigan mo?
Tama? While having this account, franchisee ka na, then going to international, my dear friend, one line per country. Nakuha nyo? What if 5 years from now, we have 20 countries na bubuksan? Ilalagay ko lang dito, Saudi, Africa, Dubai, Hong Kong, Taiwan. Nakuha nyo? Yes. Lahat sila gumagamit ng produkto, wala akong binibenta, pwede na ba? 5 years from now, $100,000 to $500,000 per month. Yes! This is the business we have right now. And we are so lucky kasi merong Santi Barley sa panahon ngayon. Thank you, yeah. Malaki ang business, of course, kung wala pang brand sa inyo at cost of 550,000. May brands ka na, may mga downline ka pa na member mo ito. Lahat sila sa'yo bibili. Lahat sila sa'yo kukuha ng produkto. May income ka pa. Mas maganda? Yes. Okay, so depende. Dito sa negosyo natin, mas malaki ang puhunan, mas malaki ang pwedeng kitain. Okay. Pag-usapan natin, last na to, mga 2 hours na lang tayo. Ba't parang gano'n ako yun? Kaibigan, 15988, 7 account. Ito yung bestseller namin. So, ibig sabihin, meron ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 accounts. So, lahat yan, lalagyan natin ng tao, of course. May 1,000 ka dyan. Ilang tao ang nakalign sa'yo dyan? 8. Tama? Nakuha nyo? Yes. 8. Ang tanong, 8 lang ba ang kaibigan mo sa buong buhay mo? Hindi. Hindi. What if 20 countries ang bubuksan natin 5 years from now? Sobra-sobra? Yes. Dubai, Hong Kong, Singapore, Taiwan, China, lahat. Kulang pa nga eh. Naintindihan nyo? Look at this. Friend, why I'm very excited with this business? Kasi nakita ko na to when I was in Herbalife. It just looked like this. Having one line per country, receiving 5 to 15% in dollars. Nakuha? Lahat yan gumagamit ng products, oh. May binibenta ka ba rito? Wala. Magkano puhunan? 15,988. Look at this. Para mas magkaintindihan tayo ng dire-diretso kung ano ang pipiliin mo sa negosyo na to. Okay? 4,538, one account. Since 7 accounts siya, supposed to be 31,000, ang babayaran mo, yes or no? Ang maganda dyan, kaibigan, 15,988 lang ang babayaran mo, meron kang 7 accounts. Naintindihan? Ano mas maganda? 9,000 o 15,000? 15,000. Okay. Pag-usapan natin. 5 years from now. Look at this. I'm not asking your age right now. Tingnan mo 5 years from now ang magiging buhay mo. Okay. Ilang account meron ka? Pito. So, ibig sabihin, 7 ang account mo. Now, pag-usapan natin 5 years. Tingnan mo na. Dagdagan mo ng 5 years ang edad mo ngayon, ito ang pwede mong kitain kapag 15,988 ang kinuha mo. Per year. 1 year, ang na-invite mo, napasali ilan? 8. So, ibig sabihin, 8 ang na-invite mo sa buong isang taon. Magkano kinita mo? 6,000. Tanong, yung 8 tao na yon, mag-i-invite din ba sa loob ng isang taon? Yes. Yes, gagayahin ka lang din kasi ikaw, nuknukan ka ng tamad. Yung 8 tao na yon, dahil tamad ka rin, ginaya ka rin, ilan ang in-invite? 8. Ikaw pa ba nag-invite sa 8? Yes. Hindi na. Pero kumita ka ng 48,000. Bawi ka na? Yes. Sobra-sobra pa. May negosyo ka? Yes. Look at this. 64 people mag-i-invite ng tigil ilan? Sa loob ng isang taon. Pagdating mo ng 3 years, meron ka 512 under your team, then kumita ka na ng 384,000 receiving 10,240 per month because of the product usage. Nakuha? Then, mag-i-invite pagdating ka ng 4 years, kumita ka na ng 3.72 million, meron kang 81,000 monthly. Then, after 5 years, kasi ang mga tao na to, mag-i-invite din, natigi ilan? 8. Tigwa 8. Pagdating mo ng 5 years, pwede na ba, kinita mo, 28 million. Palakpakan mo naman yan. That's why, nakaka-excite ang business na to. Look, kung abutin ka man ng 5 years dito,
sa Santay at nagbayad ka ng 15,000, okay? Sorry. Pagdating mo ng 5 years, may 28 million ka? Meron? Yes. May libre ka ba sasakyan dyan? Yes. May libre ka ba travel? Yes. Now, ang maganda niyan, dahil lahat sila gumagamit ng product, pwede na ba 751,000 monthly? Yes. Gusto mo ng mas reality? Okay, ganito gawin natin. Gawin natin hindi 1 year. 2 years! Within 2 years, ang na-invite mo, wala lang. Bawat isa nag-invite ng tigo-walong within 2 years. Pagdating mo ng 10 years, may 28 million ka ba? Yes. Hindi pa yun eh. Ang pinakamaganda rito, yung monthly na tinatanggap mo na 751,000 monthly. Maganda pang retirement? Yes. Sobra-sobra? Yes. Kaibigan, kaya ginagawa ko to. Because my big wife is my baby right now. 2 years old siya ngayon. What if abutin ako ng 20 years? Ilan taon na ako nun, ma'am? 20 years, 27, 42. Bakit patras? Patras ang edad dito, ma'am! Bakit? Pabata ang mga speaker dito pagdating ng araw. Kaya next time, mga nag-speak dito, bata na! Bakit nagpa-party? Look at this. Pagdating ng 20 years, yung 2 years old ko, 22 years old siya, ang maganda rito, ito ang ipapamana ko sa kanya. Kasi siya ang beneficiary ko. Pwede na ba? Pagdating niya ng 20, may million siya at meron siyang monthly tinatanggap? Yes! At age of 20 ng anak ko, millionaire ba siya? Yes! Yes! Nakuha niyo? Gusto niyo pa ng mas reality? 20 years? Wag na. Wala na kami rito, sabi ko. Naintindihan? At ang tanong, 5 years lang ba ang kumpanya natin? Ano yung 6 years, 7 years, 8 years, and so on? Of course, yan yung tinatawag na residual income. Kaya nga sabi ko kanina, $1,000 to $500,000 per month, international pa lang yun. Yung local ko, maybe $1 to $5 million per month. Pwede? Tanong, ginagawa ko ba yung trabaho? Ginagawa ko ba yung negosyo? Kaibigan, sundan mo lang kami rito. Kung paano namin ginagawa ang negosyo na to, wala po ritong tinatagong sikreto. Lahat sinasabi namin. Naintindihan? Maliwanag ba, ma'am? Parang si ma'am, meron po bang mas mataas dyan? Okay. What to do next? Simple lang. Use the products, make a list, and learn the business. Ganun lang siya kasimple. Wala pong naging successful sa negosyo na to na hindi po inaral. Maliwanag? Ang lagi kong sinasabi dito, lamang dito sa negosyo na to ang may alam. Diba? Misan nga kahit wala ka ng alam eh, dalhin mo rito, may magpapaliwanag? Yes. Sa susunod ulit, kasama mo, wala rin alam. Kasi nga, syunga. Pagdating dito, may magpapaliwanag? Yes. Dahil puro syunga yung dinala mo rito, may nagpapaliwanag pa rin? Yes. Ang sabi ko kanina, ang syunga kapag yumayaman, tumatalino yan. Tama? Nababago buhay? Yes. Yan ang mga tunay na matalino. Maliwanag. Ganito lang kasimple. Make a list. Then of course, aralin ang negosyo. Libre ba ang training? Yes. Okay, libre. Hello? Hi. Hi. Hello. Gutom na ba? Yes. Talagang, yes. Umamin. Kaibigan, ang gutom, pag kinain mo, tanggal na yan. Pero yung opportunity na ipinapakita ko ngayon, pag ito hindi mo ginawa, lalagpasan ka niya. Maliwanag? Kaibigan, dalawa lang ang pupuntahan mo pagdating ng araw. Either pangit ka or gwapo ka. Ang sabi ko kanina, nakakapangit ba ang walang pera? Yes. Nakakagwapo ang maraming pera? Yes. Friend, ang sistema rito pagdating ng araw, gusto mo bang pag-awayan ka? Ano ba yung pag-awayan? Kuya, pakikuha mo na si tatay dito. Nag-aaway na kaming mag-asawa. Nangyayari? Kasi tumanda kang mahirap at pinagpapasahan ka sa kamag-anak at mga anak mo. Tama? Pero kaibigan, pag tumanda kang maraming pera, pwede kang pag-agawan? Yes! Ang sistema dyan, iba.
Kuya, pakibalik mo naman si Daddy rito. Daddy, mayaman eh. Milyonaryo eh. Baka inubos mo na yung milyon niyan. Yes or no? Yes. Kahit amoy lupa ka na, pag-agawan ka pa rin, yes. Iba ang may pera sa panahon ngayon. Yes or no? Yes. Huwag mo sabihin, gwapo ka. Kaibigan, pag wala kang pera, eto ka pagdating ng araw. Kaya mag-isip-isip ka na. Kilala niyo na sa picture? Yes. Si Bill Gates, kapitbahay ko. May sinabi siya rito, pwede bang pakisabi? Pakilakas. Go! Ang sinabi ni Bill Gates, kung siya raw ay bibigyan uli ng pagkakataon, ano pipiliin niya? Network marketing! Sino ba ang presidente ng makabagong makapangyarihan na bansa ngayon? Trump. Si Trump, dating networker! Kaibigan, yung sinasabi ng iba, ah, networker, walang yumayaman dyan. Yes, pero may nagiging presidente. Yes. Yes or no? Yes. Palakpakan mo yan, kaibigan. Dahil bakit? Isa lang ang patunay na ang networking business, malaki ang nararating. Maliwanag? Yes. Ikaw ang nakakita ng negosyo na to. Ikaw ang nakaalam kung paano mabago ang buhay mo. Pag uwi mo ng bahay, malamang sasabihin mo, Inay! Itay! Yayaman na tayo! Yayaman na tayo! Magkakaroon tayo ng sasakyan! Sabi ko na sa'yo, huwag kang gagabihin eh. Gutom lang yan, kumain ka! Nag-addict ka na naman! Ilang taon na ako nagtatrabaho, hindi tayo yumaman. Tapos sasabihin mo, magkakaroon ng sasakyan! 30 years na ako sa kumpanya ko, ni isang gulong di ako binigyan! Tapos magkakasasakyan, tanong, nakita mo ba? Yes. Ibigan, hindi dahil magulang mo o kamag-anak. Ikaw ang nakakita ng sikreto kung paano mabago yung buhay mo. Sino ang paniniwalaan mo? Magulang mo o ang mga taong nagpatunay na may nangyayari sa ganitong negosyo? Tama? Maliwanag. Are you ready to challenge yourself? Yes! Are you ready to challenge yourself? Yes! Kaibigan, kung hindi mo babaguhin ang sarili mo, malamang 5 years from now, mas malala pa ang daranasin mo. What if gawin mo ang negosyo na to? Malamang 5 years from now, iba ang mangyayari sa buhay mo. Ang kain, ang gutom, ikain mo lang yan. Ang pagod, ipahinga mo, okay na yan. Ang puyat, itulog mo, solve ka na dyan. Pero kaibigan, kung wala kang gagawin na bago sa buhay mo, at wala kang maipapamana sa magiging pamilya mo, kahit matulog ka, paggising mo, kahirapan pa rin ang bubungad sa'yo. Tama? Tingnan mo ang pamilya mo ngayon, o mga anak mo, habang nakaiga sila, pagmasdan mo. In the next 5 years or 10 years, ano bang buhay ang maibibigay mo sa kanila? Kung nakikita mo sa ngayon sa sarili mo na alam mong wala kang maibibigay, eto na ipinakita ko. Depende sa'yo kung ano ang kaya mong ipunan dito. Simulan mo. Dahil marami ang tao ang nabago ang buhay dito. Pero kung wala ka pa rin gagawin, darating ang araw, ano ang gusto mong ipamana sa pamilya mo? Mawala ka na maraming utang na naiwan sa'yo or mawala ka na tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa sila bakit? Nawala ka dahil malaki ang naiwan mong pamana sa kanila. Dalawa ang saya nila. Umiiyak sila dahil nawala ka. Or umiiyak sila dahil malaki ang naiwan mong naipamana sa kanila. Bakit ako nakaka-relate sa business na to? Kasi bakit? Lumaki, sinilang sa squatter ang nagkausap nyo ngayon. Halos ang toyo, patis, asukal, ulam ka na namin yan. Kumbaga, inuulam na namin. Parang iniisip ko nga, yung suka, kung pwedeng iulam, iulam ko na eh. Kaya lang, tinry ko, ang sama. Diba? So, kung yan ang nararanasan mo ngayon, minsan nga, sabi nila, 3 times a day, kumain, okay na. Kaya lang, minsan, once a day nga lang eh. Yung iba may merienda, pero kami, chamba. Diba, chamba mo kung makamerienda ka.
So nangarap ako pagdating ng araw, sabi ko, babaguhin ko yung buhay ko. Ayokong iparanas sa magiging pamilya ko ang dinanas ko. Sasakay ka ng jeep, pag inabot ko yung bayad, bayad, wala akong sinasabing bayad daw. Kasi bakit? Bayad ko na yun. Wala akong pamasahe. Di ba? Kasi hindi ako sumasakay sa isang jeep na walang laman. Bakit? Mahalata ka, hindi ka nagbayad eh. Sumasakay ako yung puno, sa gitna, para taga-abot ako ng bayad. Pag inabot nun sa dulo, uy, mag-abot ka na, pagbayad. Bayad daw oh, abutin ko. Bayad! O pag tingin yung driver, sino nagbayad? Lusot na ako? Bakit ko sinasabi to? Kasi naranasan ko yung reality. Yun yung mga white lies sa buhay ko na pagdating ng araw, ayoko nang ulitin. Minsan sumakay ako ng jeep, nakasabit, nakasapatos. Ako nalaglag yung sapatos ko. Kaso paano mabibitawang bilis ng jeep? Pwede ka ba tumalon? Eh tapos bababa sana ako, nasagasaan ng truck! Durog-durog! Paano ka bababa? Naranasan mo na ba lakad mo pa ganun? Ba't isa ng paano? Nahonda pa ko eh. Isang paalang inuha, oo eh. Hindi nakakatawa pero reality. Kaibigan, pag-isipan mo maigi. Kung hindi mo i-challenge sa sarili mo, 5 years from now, yung mga tao pa rin na kasama mo sa trabaho, sila pa rin ang kasama mo. What if, kung ang problema mo ngayon, pera, kung di mo gagawa ng paraan, malamang 5 years from now, pera pa rin ang problema mo. Tama? What if 5 years from now, problema mo pa rin ang pera? Kung paano nagastusin? Masarap ba yung ganon? Kung paano nagastusin? Sir, kung bibigyan kita ng 10,000, ubusin mo in 10 seconds. May idea ka? 10 seconds. Wala, ako meron. Bigyan kita ng 10,000, lumabas ka dun sa labas. May nakatayo doon, nag-aabang ng jeep, sasabihin mo, Brad, sasampakin kita, bigyan kita ng 10,000. Papayag hindi? Papayag yung 10,000 eh. Pag sinapak mo yung pack, bigyan ka ng 10,000. Sasabihin mo, pakisapak mo itong kaibigan ko. Bakit? Nagugulpi nga ito, libre lang eh. Kahit 500, papayag to. Nakuha yun. Nagugulpi nga, libre lang eh. Kaibigan. Hanggang alas 12 tayo, tama? Yes. Di pa tayo tapos, kalahati pa lang! Sabi na iba, grabe naman to. Are you ready to challenge yourself? Yes! Are you ready to challenge yourself? Yes! Kaibigan, i-challenge mo lang ang sarili mo. May mangyayari sa'yo sa negosyo na to. Pero kung uuwi ka, iisipin mo pa rin, totoo kaya yun? Mangyayari kaya yun? Naku ha, friend, 99% ka ngayon, sobrang tiwala mo sa negosyo, alam mo kaya mong gawin, kaya lang yung 1% pag-uwi mo, totoo kaya yun? Hindi ka pa rin magiging successful dito. Sino yung mga first timer, taas ang kamay? Lahat, yan. Nagustuhan yung business, ma'am? Nagustuhan? Kasi pag di nyo nagustuhan, sasarado po natin yung pinto. Hindi namin kayo palalabasin. Okay. Are you ready to challenge yourself? Yes! Are you ready to challenge yourself? Yes! Sino gusto maging milyonaryo? Tumayo ka, kaibigan. Tayo. Ituturo ko ang unang sikreto kung paano maging milyonaryo sa negosyo na to. Gusto niyo malaman? Yes! Ang sikreto, sisigaw lang ako. Nang 1, 2, 3 at isisigaw mo, I am the next millionaire. Kaya ba? Yes! Kailangan i-adapt mo na sa sarili mo, you are the next millionaire of this company. Kasi ito ang unang sikreto. Maliwala! Yes! Okay, 1, 2, 3, go! I'm the next millionaire! Mahina! Alam mo, last time, kung konti lang kami rito, meron dumadagundong tong building na to. Kaibigan, nagdarasal ka ba? Yes! Nagdarasal. Malamang, eto na yung sagot sa pangarap mo. Yes! Na mabago ang buhay mo. Tama? Yes! Kung dasal ka ng dasal, at pag nakita mo negosyo na to, sasabihin mo, hindi totoo yan. Punta ka na naman uli sa Quiapo, kung ano man ang reliyon mo. Sabi mo, Lord, bigyan mo uli ako ng pagkakataon. Alam mo, kahit nakapako si Jesus ko, si Pai ko nun, tarantado ko, binigay ko na sa iyo yung sante. Nakuha niyo? Yes!
na to, itodo mo na. Kailangan paglabas mo sa kwarto na to, namnam mo na na you are the next millionaire. Dahil pag uwi mo ng bahay, paglabas mo pa lang dito, ramdam mo na ba na negosyante ka na milyonaryo? Yes! Okay. Itodo mo na. Itaas mo dalawang kamay mo, sipain mo pa yung nasa harapan mo. Maliwanag! Yes! Okay, last na to.